Yun yung kapitan ng isang tribo, si Kapitan RJ. Sunod-sunod po yung events na ginawa namin sa kabundukan. Kami ay almost 40 tawid sa ilog. Kailangan ng mapagsakripisyong espiritu po dyan. Yan yung pag-akit na namin sa kabundukan. Kita nyo, sa hirap, yan po Sister Angie sa kahoy. Yan yung aming tulda. Nandiyan na si Madam Beth, ay nakapagturo na. Ako'y natatawa kay Madam Beth, tuwan-tuwa siya. Kasi yung katutubo na tinuruan niyang umawit ay ilang gabi lang sa ulado ng pastor yung awit. Kasama po dyan ang panggagamot namin. Ako'y alauna ng gabi, gumigising ako para puntaan yung mga bahay ng katutubo na sobrang ubo, pag-iihaw ng kalamansi, paglalaga ng mga dahon-dahon, papainom. Kita po yung ginagawa namin dyan. Yung mga bunin na nagtutuklapan ng mga balat, nililinis ko po yun. Ang mga kapatid natin ay naka-assist po sa amin. Mula dyan sa lugar na yan, ang iba dyan ay nagagaling pa sa kabilang bundok, siguro mga 3 kilometers ang layo. Ang iba ay nagugupit ng kuko. Nagpapakain po kami. Kami kumuha kay Pastor King ng mana. Kami ay sobrang yan, ang mga teacher po namin doon. Crusade na po ito sa kabundukan. Ang Singapore sa kanila, ganyang kahaba. Yun yung aming regalo nila sa amin, Pastor, yung Singapore. Tsaka yung mga puso. Kaya hindi kami nahirapan sa pagkain. Yan pong aming grupo ay talagang mga, ang espiritu po niyan ay malalakas sa pananampalataya. Pinalusong namin mga katutubo sa ilog, niliguan. Yung mga dumi sa tainga na tatlong kuskus na ay nakadikit pa. Kita po ninyan, kapatid. Para mga bibin na pinapalangoy namin doon. Tapos may nakahanda na kaming damit na halagang 10,000. Mayroong isang mayaman na nakita sa Facebook yung ating ginagawa, nagbigay ng 10,000, binili namin ng damit, Pastor. Kaya pagkaligo namin ng mga katutubo, binihisan agad ng bagong damit. Bago. Yung mga panahon ng pagkain. Yun yung kapitan namang yan, yung isa. Yung nakaupo na may blue sa ganito. Tuktok po talaga ng bundok yan. Ang sunod ng mga bundok na mataas ay maglalakad ka na ng malayo. Ang mga aming kubo ay nasa gilid ng bangin, mga 3 metro ang layo sa bangin. At hindi basta bangin, talagang mga 5 tibuhos na kawayan. Tarik. Namigay kami ng bag galing sa isang sponsor natin. Bagong bag po yan, hindi yan surplus. Nagtahi sila ng mga bag at ibinigay namin sa kanila. Sa ulado na po ng mga bata yung awit, marunong na rin sila manalangin. Yung mga katutubo dyan, ang sinasamba nila ay baboy. Kaya malaking pasalamat sila na natuto silang ganyan. Yan po yung katutubo na nabubulok yung palad. Pinagtsaga natin gamutin po yan. Ang layo niya dyan, mga 2 kilometers pa siguro. Okay, tapos na tila. Alam niyo po yung crusade namin, yung pala isang paraan ng Diyos para makita yung isang pamilya doon na matagal na nakikinig, na nabinyagan po doon. Sa katutubo, walang nabinyagan. Sabi kasi pastor ng kapitan ng katutubo, huwag niyo munang binyagan yung iba kasi nahati yung katutubo. Yung iba, yung karamihan ng papabinyag, pamilyahan, ay inagapan agad ng kapitan. Sabi ng kapitan, huwag muna ang binyagan kasi maghahati-hati yung aking mga tao. Baka mag-away-away. Pag-uusapan pa ng aming konsilyo. May konsilyo sila, Pastor. At hindi naman namin pinilit. Pero yung isang pamilya na malapit doon, yung pala'y matagal ng listener sa programa. At nung umapil kami sa kanila, hindi man lang kami nagdalawang salita na hindi sila magpabinyag. Narito po ngayon si Ate Dolores, sama ni Brother Gaudi at saka ni Kefren.
Nasaan po si Efren? Pwede pong pakitayo? Pakitayo. Ayan po sila. Sila po eh pinaghirapan ng Panginoon. Yun ang bunga. Ang anak ni Ate Dolores ay cum laude ng UP. Saka cum laude ng Divine. Kaya nagkukrusid kami doon, tumawag yung anak. Sabi nung anak, dyan na kayo sumama. Kaya walang kahirap-hirap. Sila pala, sabi niya, ako'y matagal ng hikayat, sabi ng babae. Matagal na akong hikayat sa iyong radio program. Yan mga kapatid. Nito nakaraan, ay ang aming huling ministeryo ay sa konsepsyon. Nagpakain kami ng mana sa mga katutubo ng mahigit 400 katutubo. Yan yung huling hapunan sa Sunda. Huling hapunan po yan. Wala sa lamisa. Nilatag na dahon. At talagang kumain ng sobrang ginhawa ng mga katutubo. Nagkaroon ng farewell program at nagsalita yung mga katutubo, matatanda, kabataan. At yan na yung aming pamamaalam sa kanila, mga kapatid. Nabinyagan na po sila sa ano, sila yung membro na po ng Socorro. Yan yung pag-akit namin sa Kipot. Isang napakalayong tribo. Sobrang hirap, nagkanguhulog sa butas yung dalawa. Yan yung kapatagan na aming, galing doon sa tuktok ng bundok na yon, bumaba kami ng walang bagnos na daan. Kasi shortcut. Naglakbay kami ng mahabang ilog at natingin namin yung tribo ng Sityo Kipot. Nagluto ulit kami dyan. Kami ang naghanap ng kahoy. Kami nagluto at sila'y aming pinakain. Masarap pala, Pastor, yon. Pag yung listener may pupuntahan mo pala talaga para paglingkuran. Yun yung kapitan ng mangyan. Yan po yung kapitan. Kapitan RJ. Masuot po namin dyan hoop zigzag, pero may mga ID kami. May permit kami galing sa provincial commander, sa brigade commander ng Philippine Army, at saka sa HP ng Socorro, at saka sa barangay captain. Malayo po yan. Sobrang layo talaga. Walang ahunin, pero mamimitig yung ganito. 3 hours and a half. Lakad po yan. Talaga ang pahinga, ikain. At halhal. Yung kalan tribo, mga kapatid. Kami nagpaplano ngayon na magtayo ng school, jungle school, sa mga mangyan. Pumili kami ng lupang mabibili pero wala pang linaw. May nakita kami ngayon, natatayo ng school. Ang magtatayo na po doon yung UMIP na aming hiniling sa Panginoon na ma-organize kasi hindi ko na kayang mag-isa. Kailangan ko talaga ang mga katulong, mga kapatid. At pinaplano na po namin yan by next year siguro kay pagkakalob ng Panginoon na makalikom kami ng halaga para may tayo yung school. Kami natutuwa na may present po sa inyo. Kasi yung mga sponsor po, ang ilan inaririto, lalo na si Kuya Duming. Si Kuya Duming yung malaki pong hirap dyan. Sabi ko Kuya Duming, sa klolo, ubos na ang bigas namin. Ay, sabi ni Kuya Duming, magpapadala ako ng bigas. Yan. Sa klolo, kailangan namin ng sardinas, magpapadala ng sardinas. Ganyan lang po mga kapatid at matagumpay, radio ministry, yung pong, nasa ano po yun ang voice of prophecy Mindoro, isang buwan pa lang. Pero yan po ay 7 years ang tumatakbo at marami nang nadala sa Panginoon kaluluwa at kayo naniniwala na madami pang dadalhin sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Dolores, kailangan ka raw dito. Magsalita ka raw ilang minuto. Yun po yung nabinyagan doon. Bago pa po yan nakarinig ng pangangaral natin doon, ay siya po yung sa radyo na naluto ng mga pangangaral natin. Ay, nagawa po ako ng anak. Hindi ko. Nagawa na po siya. Happy Sabbath po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako na sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa po kay Brother Jojo, sa pamamagitan po ng aking pakikinig sa radyo, una po, narinig ko sa radyo na punta daw po sila ng Fortuna. Yun po, niyakag ko po ang aking asawa na bumaba sa Putol para po makilala namin siya. Tuwang-tuwa po kami, lalo na po noong malaman namin na ahon daw po sila ng Sunda.
sa loob po ng kulang 2 linggo, sila naroon. Kasama namin siya na tuwing hapon ay nakikinig kami ng seminar. Kami pong mag-asawa, kasama po namin ang aming anak na si Gaude. Sinabi po sa ni brother na kailangan daw po na mabinyagan kami. Araw po ng Miyerkules yun. Aba, ay ang aking asawa na po ang nagyakag sa akin. Nagyakag sa akin. Sabi po ng aking anak na, kita na inay. Inay, kayo. Sobra po ang saya ko ng araw na yon na kahit po ako ay naiwan sa daan dahil malayo po yung pagaganapan ng binyag. Ay sobra po ang tuwa ko dahil matagal na po akong nananalangin na magkasama-sama po kami sa ganitong mga gawain. Ayun po. Kaya nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa ating Panginoon at natupad po yung panalangin ko na kami pong buong pamilya ay magkasama-sama sa mga ganitong gawain. Maraming maraming salamat po. Hello, mic test. Pwede po tayo magmanalangin isang beses po bago tayo magsimula. Tayo po manalangin. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for all the testimonies. We praise you for all the ministries. We praise you for everything that you are doing. And my brethren here in Mindoro, our Father, we cannot do anything without you. We need you, Lord. We depend on your power, the Holy Spirit, to work in our lives and to lead us and guide us, Lord, and to protect us from harms and dangers, especially temptations in the ministry. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray, amen. Bibilisan ko lang po about internet, radio, YouTube, and Facebook Live. Nakikita niyo po ba ng malinaw? Ako po ay inspired na inspired sa inyong mga testimonies. Parang gusto ko nang umuwi, Pastor, at mag-radio rin ako. Hindi ko na kailangan mag-lecture. Pero po, para nga sabi po na previously na mas dumami yung nakikinabang po sa ating mga ginagawa, ang motivation ko po mga kapatid sa ministry, ako po ay lumaki sa Adventist Church, sa Adventist School, simula nung pagkabata hanggang college at nagtrabaho sa Adventist School. Pero hindi po ako masyado masipag sa church, sa gawain. Isa po sa ministry na nakapagpalapit sa akin sa gawain ay ang media ministry. Nakikinig po ako ng mga MP3 na nasa Audioverse. At sa pakikinig ko po, ako po ay talagang lumapit ang aking, naging masigasig, na-encourage ako sa ministry. At nabasa ko po, at gusto ko rin po yun gamitin, na ma-encourage yung iba. Kaya pala, Pastor, sabi ni Ellen G. White na hindi ko lang makita kung nasaan yung quote. Kung ano daw po yung, kung paano kayo nalapit sa Diyos, gusto rin natin gamitin yun para makuha yung iba na malapit sa Diyos. Kaya po pala, interested ako sa radio, sa YouTube, sa Facebook Live. Ang baling isi-share ko lang po sa inyo mga kapatid ay yung mga nakita ko sa ibang mga ministry. Okay lang ba yung frame niya dyan? Yan. Okay. Okay. Yung nakita ko po sa ibang mga kaibigan ko na ginagawa nila na parang magandang gawin ng lahat ng nagmi-ministry. Kasi po, pag may nakita tayong maganda, parang gusto natin talagang ma-enjoy din ng ibang mga ministry para maging successful and more successful actually sila. Katulad po dito sa experience ko po sa AUP, sa internet radio streaming, ay ito po sa AUP, yung kaibigan ko po doon si Sir Noli Katimbang at saka yung mga taga-development communication.
department doon, gusto nila yung radio nila ay ma-transmit din sa internet. So nagkutingting-kutingting po kami doon ng ano, eh may internet naman yung AUP na medyo reliable dahil mahal. Yun nga lang po, pagkailangan nyo ng reliable na internet, medyo mahal nga lang po. So, mga 10 years din siguro kami doon nagtatry mag-transmit sa online, sa radio. And may mga testimonies din po, nakakatuwang testimonies. Sa Facebook at saka sa YouTube naman po, sa PIC, every Sabbath nag-i-stream kami. Noong unang panahon pa po, as yung malabo pa na streaming. Pero ngayon yung HD na. Pero ibang setup din po yun. At saka yung, ngayon po, yung tinutulungan ko, yung mga gamit ko halos nandoon sa kanila, kila Kuya Johnson, yung pag-aralan natin live streaming sa FB. At kung may mga tanong po kayo sa audio, video, sa video switching, automation, software, ako po ay computer science teacher sa AUP. Kaya po ang tulong ko sa atin ay yung tungkol sa mga computer, lalo na dun sa mga pag-automate, mga conversion, mga ganyan. Yun po ang ating mga interest. Ang interest ko po ay ma-encourage kayo lahat na mailagay ang mensahe ng Seventh-day Adventist Church sa iba't ibang lingwahe, sa maraming klase ng iba't ibang preacher sa internet. Kasi po, sa aking palagay, pag hinimok ng Holy Spirit na mag-search ang mga tao ng katotohanan sa internet, ay matatagpuan po nila yung nilagay na natin dati. Katulad nga po ng kwento ni Pastor Nerio na yung matagal ng panahon, yung nagre-record ng evangelist, yung mensahe ng Adventist, ay may nakakatagpo pa rin. Kahit na namatay na yung nag-record, nakakapabinyag pa rin. So, ang sabi po sa Habakuk 2:2, ang sabi po ng Diyos sa propeta, isulat ang vision, gawing malinaw, at saka para yung makakabasa yung ibang mga tao. Ayan din po ang sinabi ng Diyos kay Sister Ellen White nung siya po ay medyo nagmatanda na, sabi ng Diyos kay Ellen White, inimpress siya ng Holy Spirit na huwag na siyang tatanggap ng maraming masyadong speaking appointments kasi daw po, magsulat na lang siya. Mag-dedicate siya ng time magsulat. Dahil po ginawa niya yon, sinunod niya ang Diyos, hanggang ngayon, nababasa natin yung napakaraming mga sulat, mga counsel galing sa Diyos. So po, ang media ministry, pag na-record natin yung ating ginagawa, that will outlast ourselves. Tayo ay mahina na, pero yung ating sermon ay tumutuloy-tuloy pa rin po. Kaya po, maganda po yan. Yan ay command sa mga nangangaral. Sabi po, dito yung kailangan nakikinig. Ito po yung verse natin kanina na binanggit ni Pastor Nerio. At saka, ang isa pong sa nakikita ko sa internet radio, ang napakagandang ginagamit ng Diyos ay yung music. Ako po ay nakikinig sa mga internet radio, siguro, depende po sa radio station, sa TV station, maraming laking percent noon po ay music. Kaya po marami ng oras na Google sa organization sa kung anong sasabihin. Pero yung music, gusto po nating tingnan kung ano yung magagandang gamitin na music. Ang sabi po dito sa book, siyempre book na evangelism, official references lang po ang gagamitin ko, is one of God's instrumentalities in the work of saving souls. Kaya po yung magagaling sa music, ayan, yung magagaling mag-compose po, yan po ay napakaganda. The work of saving souls. Sabi po dito, nakakatuwa ang music. At saka pag kinanta yung mga Bible verses, nafifix sa memory. Yan daw ang ginawa ni Moses para hindi nila makalimutan yung mga commands ng Diyos. Ginawa nilang music. At saka umaamo yung mga matatapang. At saka bumibilis ang isip, etc., etc. Sumasaya sila. Okay. Pag kumakanta tayo, yung radio na lalagay natin sa music. By the way po, kaya ako na-research yung music. Kasi nag-search ako sa internet, top radio stations in the internet. Ang lumabas, hindi naman talaga sir radio station. Mga ano siya, yung Spotify, yung may isa pa na hindi ko maalala. Ano siya, listahan siya ng mga commercial na music, pero gagawa ka lang ng sarili mong playlist at pwede mong i-share. Tapos hindi ka na kailangan bumili ng music. Sabi ko, bakit sinasabi nilang, ay, ang daming listener doon. So parang na hindi nagiging medyo hindi na malinaw yung definition ng radio, kasi karamihan, talagang playlist lang. Hindi ka pwede actually maglagay ng sarili mo. Pipili ka lang ng mga nandun na. So,
parang yung mga vlog, eh parang radio na rin yun sa internet. Kasi po, ganyan naman talaga. Depende lang kung anong tawag. Actually, may file yan at saka may playlist. Whether na dun sa server yung playlist o na sa client yung playlist, it's the same thing. Okay. Ang sabi po dito, yan, ang mga kanta. Kaya po, kung mag-i-encourage natin yung ating mga beliefs na ma-translate sa mga kanta, it will warn, restrain, reprove, encourage. It is a continual sermon. Ang ganda ng kanta, pakinggan. Sa Ayas, merong kumakanta ng... Nagko-compose siya ng sariling kanta niya. Pinapatamaan niya ang yung mga natutulog sa church. Kinakantahan niya ng ano. They are sleeping in church. They are playing with iPads. They are playing with iPhones. And they will only wake up when the sermon finishes. Patama, pero tatawa lahat ng tao kasi ay, ang ganda ng kanta niya eh. Kahit na natatamaan sila, masaya pa rin sila. Maganda pong gamitin yung kanta. Far-reaching influence attracts to the truth, connecting link with God to resist evil, the enemy, and bringing heaven's gladness. Ayan po. Song of praise. Okay. Song is one of the most effective means of impressing spiritual truth upon the heart. Ito po. Music is acceptable to God only, nandito na tayo, only when the heart is sanctified and made soft by its holy by its facilities. So pag nagagalit tayo dun sa music, baka naging ang idol natin yung music kasi mag-ingat din tayo, si Satanas ay pinakamagaling na musician sa langit. Sabi din po dito, huwag ko kontrahin ang instruments. The use of musical instruments is not at all objectionable. Tingnan po natin mga kapatid, itong reference, Evangelism page 500, paragraph 4. Sa after 7 pages, sabi ni Ellen White, we are not to oppose the use of instrument music. After, sa page 510, there is nothing more offensive in God's sight than a display. Naging offensive na. So sabi dito, huwag ko kontrahin. Sabi dito, huwag ko kontrahin. Pagka later pages, pwede palang maging offensive yung music. So hindi lahat ng instrumental at saka ano ay okay. Kasi sabi dyan, alam nga naman, ang pag-intindi ng Bible and Spirit of Prophecy, kailangan natin basahin lahat. Sabi nung kaibigan ko sa BRI, you have to read everything. Hindi lang Isaiah 8:20 na according. Kailangan mong basahin lahat, i-consider mo lahat para makita yung kabuuhan bago ka mag-conclude. So, sabi dito po, pwede paling maging offensive sa Diyos kung ang kumakanta ay hindi consecrated. Okay. Sabi dito, yung gorgeous apparel, fancy instrumental music in the church, do not call for the songs of angelic choir. Okay. Tingnan niyo po ang reference. 5:11 na. Kanina 5:10. So, parang nag-i-improve yun. Progressive yung revelation kay, ano ko. Gorgeous apparel. Okay, tapos na po tayo dyan. Music is acceptable to God only when the heart is sanctified and made soft. Kaya kailangan natin i-educate kung paano yung music. And ito po yung sa 512, tuloy-tuloy po yung reference, no? Umaabante dun sa book na Evangelism. Men and women will not then depend upon their instrumental music, but on the power and grace of God. Okay, so hindi yung bongga ng music yung power ng Diyos, kundi yung... And kailangan daw may tanggalin na music. Clear away the rubbish which has been brought into the church. Ayaw ko nang i-identify yung rubbish kasi yun nga, nag-away-away tayo dyan. Ang maganda po niyan mga kapatid, meron tayong propeta na nakita niya yung heavenly music. Meron tayong prophet na nakita yung heavenly music sa kanyang mga dreams and visions. Si Ellen White, pinakita ng Diyos yung heavenly music. Actually, sa vision niya, ayaw niya nang bumalik. Kasi ang liwanag daw sa langit, ang lalaki ng ubas, ang lalaki ng mga prutas. At anong klaseng heavenly music yung nandun? According po sa E.G. White, State Director ng World Church, minsan, pag malaking ang problema ni Ellen White sa kanyang pag-prophesy, pagsusulat ng mga rebuke sa mga tao, at napakabigat ng kanyang spiritual burden, may naririnig siyang choir pag natutulog siya. Pagkagising niya sa umaga, narinig niya ba yung choir? Sabi niya sa mga anak niya. Hindi nila alam. Si Ellen White lang nakakarinig. Special choir, pinapadala sa langit, yung angelic choir. Kaya sa si Pastor Joel sa Amazing Facts, talagang marami siyang choir nung, di ba Pastor, nung si Doug Bacillo nandyan. Choir ang ano nila kasi... alam niyo mga kapatid, sa worship,
si Abel, kung ano yung prescribed ng Diyos na offering, yun yung in-offer niya. Hindi naman pinagbawalan ng Diyos si Cain mag-offer ng gulay. Creative si Cain. Ganito na lang. Pero ang mahalaga sa paglilingkod natin sa Diyos, kung ano yung prescribed, parang pumunta ka sa doktor, ito ang prescription, pumunta ka sa mercury drug, yan na lang, hindi naman yan pinagbawal eh. Baka hindi tanggapin ng Diyos ang ating sacrifice. Ang mahalaga yung according sa Isaiah 20, yung prescribed. So, kung gusto natin malaman kung ano yung heavenly music, ano yung nakita ni Ellen White sa Dreams and Visions? Actually, nung nakita ni Ellen White yung sa langit, nakita niya yung church na kumakanta, sabi ni Ellen White, stop muna tayo kumanta. Ang bagal natin kumanta. Kailangan hindi funeral songs yung kanta natin, sir, kasi nakakalungkot yung funeral songs. Sabi niya, dapat malinaw yung words at saka nadadama natin sa ating puso. Kaya po, nangulikta si James and Ellen White ng mga music na palagay nila kapareho sa langit at ginawa nilang hymnal. Ay yung hymnal po, kinulikta ngayon ni E.G. White Estate Director James Nix at nilagay niya lahat doon. At isang buong hapon sa Ayas, kinanta namin lahat yung mga hymns na mga favorite ni Ellen White para lang magka-idea kami kung bakit niya tinuturo yun reference to bakit sa nakita niya sa langit. Okay. Pag nung kinanta po namin buong hapon yan, mga hymns lang, pero maganda yung pagkakakanta. So yan po, at least kung gusto natin malaman kung ano talaga yung prescription sa mga pinagkakatiwalaan natin na tao, katulad ni Ellen White, ayun po. Yan po ang lista. Kung gusto niyo yung matype sa internet, James R. Nix Early Advent Singing, o ang isa pong title niyan are Zones, Songs of Zion. So marami pong paparaan kung paano natin i-communicate yung light. Sabi po dito sa Evangelism, page 2 or 6, there is to be originate devices. Maraming maiimbento ng mga bagay-bagay kung paano ipangaral ang Ebanghelyo. To those who are near and to those who are far. Yung malalayo daw po. Tingnan ninyo po, mga kapatid, kung gaano ka-far yung far. Lulundag na po ako dito sa aking statistics. Meron po akong channel sa YouTube, mga kapatid. Ihahalo-halo ko na po ito para mabilis. Yung internet radio, yung YouTube, tsaka yung Facebook. Total, halo-halo naman talaga yan. Pag tingnan niyo po yung views nito, karamihan po ng... ito pa pong summary muna. 29% po ng views sa aking channel ay galing sa US. Walang problema, maraming simbahan doon na Adventist. 21% mga Pilipino. Saudi Arabia, 6.2%. Ang balita ko po sa Saudi, bawal yata mag-Bible doon. So, kahit natawanan ako, tawanan yung channel ko yung ng mga Amerikano at saka mga Pilipino dahil hindi maganda masyado. Okay lang, kasi maraming nanonood sa akin sa Saudi Arabia. Mga Pilipino, kasi karamihan po ng laman ng channel ko ay mga Tagalog. Yung mga taong humble na mga tao na gusto talaga mag-preach na hindi papasa sa Hope Channel. Doon ko nire-record sa akin, Pastor. So, actually, in relation to Hope Channel, marami na akong pinadala sa inyo, Pastor. Sa tulong ng Diyos, pinagpa-practice ko sila, din-encourage ko, kahit sino-sino, pag nakikita nyo na, tinatawag nyo doon. Marami na. Ganyan yan. Maraming, kung sa marketing, may mga market segments. Yung mga mayaman, yung mga middle class, yung mga... So, maraming paparaan. Canada, United Kingdom, etc. So, maraming far and near, mga kapatid. Pag nag-upload tayo sa YouTube, mayroong makakapanood sa atin sa Poland, may makakapanood sa atin sa Ukraine, may makakapanood sa atin sa Italy, may makakapanood sa atin sa Libya, may makakapanood sa atin sa Saudi Arabia, sa Sudan, sa mga bansa na hindi natin na-imagine kung saan tayo makakarating, maraming nakakanood doon. Okay, balik po tayo dito sa ating presentation. So, ayan po, kasi ako mismo, yung mga sermon na nandun sa US sinermon, gusto ko pong mapakinggan, wala naman akong expired yung aking passport, tapos wala rin akong pamasahe, hindi tayo makarating dun. Kaya lang dahil in-upload nila sa Audioverse, narinig ko lahat yung sermon. So ako po ay tuwang-tuwa at gusto ko rin makatulong sa iba.
Sabi po dito ay, but when the worker makes his labor so expensive, ito naman. Minsan daw po, masyadong, ano ito? Anong bang sinasabi dito? Ang mga ating devices daw po ay para magturo, hindi entertainment. Minsan kasi ginagaya natin yung Channel 2, yung Channel 7, yung bakit nagiging talk show, nagiging parang drama. Si Doug Bachelor, wala namang drama pero daming napapabinyagan. Yung mga teachings niya, ang madaming, kahit saan ako pumunta, maraming testimonies. Hindi naman siya dynamic preacher. Ganun-ganun lang. Pero ang daming nahahakot. Kasi, yun pala po, nakatsulat dito, hindi naman kailangan na napaka theatrical. But when the worker makes his labor so expensive that others are unable to secure the from the treasure sufficient, he is not working in harmony. Huwag daw masyadong mahal na makukuha yung budget ng iba. Kaya maganda yung maraming nagre-radio transmission na hati-hati. Okay. Ito daw po, not after the order of a theatrical performance. Yung mo work sa large cities, nakakarinig ako minsan may elite evangelism. Bongga-bongga. Tapos wala naman na ako. Nandito pala explanation. The work in the cities is to be done after Christ's order, not after the order of a theatrical performance. So pag gumawa pa tayo ng video, ng YouTube, ng Facebook Live, ng hindi naman pala yun ang priority natin, yung entertainment. It is not a theatrical performance that glorifies God, but the presentation of the truth in the love of Christ. Okay. If one soul endures, the work is a success. Pag meron daw na binyagan, yun daw ang sukatan. Kahit na pagka namatay ka na, saka pa na binyagan, okay lang. Be not discouraged with small returns. Kahit matagal na nag-ministry, wala tayong naririnig na testimonies, huwag daw po tayo ma-discourage. Basta united and steady effort will produce good results. Right methods will produce many results. And God is to receive the glory for success. Ito po akong medyo nahihirapan personally. Pag may nabibinyagan, yumayabang ako, Pastor. Problema eh. Tapos pag nandyan na yung mga number, yung mga views, pinagmamalaki ko na. Pag pinagmalaki ko na, bumababa yung view. Walang exempted sa mga rule ng langit. Kaya medyo ayaw kong, hindi ako komportable magpalaki ng kung ano-ano. Pati yung mga ibang ministry na pinagmamalaki ko, nagbabagsakan. Nakakatakot ang kayabangan. Success fades with self-praise. Ayan po. Ayan pala ang explanation kung bakit minsan bumababa yung views. Full credit to associate workers. Yan. Kaya may credits dun sa likod ng mga video natin. Bakit kulang minsan ang results? Because of our attitude. Dahil yumayabang tayo. Kasama po tayo dun. Lalong-lalo na ang ating sarili. Ito ang pinakamahirap mamonitor. Yung ating pride. In the pride of worldly wisdom and worldly ambition to be first, many found that the reason of the work of gospel. Kahit na ang daming resources, kunti lang ang success. Anong problema? Ito, pride. Oh. Those who realize their weakness and feel their dependence of Him. Yung marami naman, kapag, ay meron po akong natututunan sa prayer ni Kuya Johnson, Amikan. Pag nagsimula siya manalangin sa episode, sabi niya, tulungan niyo po kami, hindi namin ito kaya sa aming sariling kakayahan. Sabi ko, itong mga 13 years na ito nag-radyo, hindi pa rin nila kaya sa kanilang kakayahan. Pero pag dapat pala magi tayong humble. Those who realize their weakness and feel their dependence on Him. Ang maganda po sa internet radio, hindi natin kailangan ng license ng NTC. Pangalawa, worldwide potential. Radio, Facebook, YouTube, worldwide. Hindi tayo mag-transmit. Pag nag-transmit tayo, almost free. Kasi nandiyan naman na yung internet eh. Kaya lang nga, dapat mabilis. Kanina pa sinusukat, mabuti po itong church niya may internet. Kaya lang sinusukat ko yung speed. Noong alas 8 pa po ng umaga, 3.6 Mbps upload, 3.3 Mbps download. Ang mahalaga po sa streaming ay yung upload. Kahit na may 10 Mbps kayong download, kung ang upload nyo ay 0.01 down upload, hindi tayo makaka-send ng video na malinaw. Kung yung radio lang po ang kailangan natin i-transmit, yung sulay ang radio, depende kung gaano ka-quality yung gusto nyo malinaw,
128 kbps o 64 kbps, medyo parang AM na yun. Yung gusto nyo yung FM, parang 128 kbps. Kung gusto nyo kalinaw ng CD player, 192 kbps. So, pag tinignan nyo yung inyong upload bandwidth, ino-monitor nyo, dapat tuloy-tuloy yun. Pag nagbumagsak yung upload nyo, mapuputol din yung stream. Pero po, kahit nang ganun yung internet natin, walang problema. I-upload nyo na lang, wag na lang stream. Kung hindi reliable yung upload natin na bandwidth, i-upload na lang somewhere, kahit nahintayin nyo yung dalawang araw mag-upload. Okay lang. Pag nandun na yan, hindi nandun na yan. Matulog lang kayo habang nag-upload. Wag nyo nang titigan yung... Ilang Mbps ang pwede mag-live stream? Depende po sa kung gaano kalak quality yung video na gusto nyo i-stream. Sa AUP po, ang Mbps na ginagamit ni Sir Gerald, yung boss ko doon, ay 1,500 kbps, 1.5 Mbps. Minsan, yung OBS na software, 2.5 yung default niya. So, ibig sabihin, mag-i-expect siya ng 2.5 Mbps na upload na bandwidth. Kila Kuya Johnson po, ang naka-PLDT fiber sila, kaya ang download nila, 50 Mbps, ang upload, 76 Mbps. So, kaya nila ng sabay-sabay. Pero ito po kanina, sinukat ko, Pastor, 3. Kung tuloy-tuloy na 3, alas 8 ng umaga, tulog pa yung mga addict sa internet na nakaganyan din. Kasi shared yan eh, isang tower. Pag nagising na sila, andyan na sila. Alas 10, gising na yon. Hanggang alauna yun ng... So, nung alas 10 po, sinukat ko, ano na? 0.42 Mbps. Yung alas 12 po, sinukat ko ulit, 0.18. Maliit na. 180 kbps na lang. Pwede na lang doon, streaming. Tapos po, tinitingnan ko yung graph doon sa speed test. Minsan bumibilis, minsan bumabagsak na ganun. Okay lang po yun, hindi gagana yung reliably yung stream, pero yung upload natin sa Facebook tsaka sa YouTube, at least later, makikita nila. So, meron pa rin. No problem. Total, pag nag-live tayo, Pastor, dapat yung manunood, dapat nasa church din yun eh. Huwag sila manood na sa bahay. Manunood sila kung nasa ibang bansa sila, okay. So, example po ng internet radio ng mga popular sa ating mga Adventist. Ayan, si... Ito po yung Dog Bachelor. Ayan po, may fans ni Pastor. Kami po ang mga tumutulong. Kasi po, ginagamit na ng Diyos itong si Dog Bachelor. Sabi po ni Ellen White, sa huling panahon, yung mga Hudyo gagamitin ng Diyos. Alam niyo po ba Hudyo yan? Yung editor-in-chief din ng ating Sabbath School lesson, Hudyo rin yun. Okay, 3ABN Radio, marami po silang channels, iba-ibang language, yes, and sariling server din yata ito. Tapos meron itong Pastor Nerio, nag-type ako ng AWR, sabi ko, ano kaya nandito? Pag-play ko, ba, si Pastor Nerio, naririnig ko. Sabi ni Noli, oo, sabi ng kaibigan, siya naririnig ko dun, malamig yung kanyang boses, masarap pakinggan. Praise the Lord. Amen. Opo. So... Yan po, AWR Tagalog and Internet Radio. Ito po yung Pandora po pala yung napakasikat na Internet Radio. Sabi po dito sa Pandora, may 81 million monthly listeners sila. 4.9 subscribers, billion listening hours, 250 million registered users. Ito yung nakikinig sila, 25 minutes a day average listening. Kaya lang itong Pandora, hindi ka pwede maglagay kung hindi ka artista. Kumuha lang ako ng statistics. Yan pala, sinusubukan ko maglagay sa Pandora, hindi pwede maglagay. Kung gusto niyo pong magkaroon ng radio station na cellphone lang ang gamit niyo sa internet, kung kaya nung inyong wala kayong kakompetensya, meron kayong globe tower din sa barangay niyo, kayo lang ang may ganyan, wala kayong kaagaw, laging mataas yung bandwidth niyo. Pwede ko yung gumamit ng cellphone lang, ang tawag po nitong app na ito ay Broadcast Myself. Pwede nyo pong gamitin ng microphone lang yung cellphone nyo na. Hindi nyo kailangan ng mixer microphone. Andyan na yung mixer. Ito, sir, oh. Yung scroll. Ito na yung mixer. Kung gusto mo palakasin yung boses mo, ilakas mo. Palakasin mo yung music mo, ito. Tapos gusto mong ilock, nandyan. Ito na yung playlist. Wala lang ang schedule. Opo, App Store. Asa app, Google app. Tapos po, kung gusto nyo isaksak sa inyong radio transmitter, kung meron kayong radio transmitter na wag naman sana illegal, pwede nyo isaksak sa out dito, yun na yung play out nyo. Yung cellphone pa, sir, pag magsasalita na kayo, igaganyan nyo, hihinaan yung music, tas lalaki yung boses, ganyan-ganyan lang. So, nandito na yung play out. Opo,
Kung so yung mga simple kasi may mga komplikadong mga bagay, may mga paraan din na simple. So maganda rin po ito kung meron kayong gustong subukan na wala na kayong kailangan na computer na i-maintain na i-on 24 hours, pwede rin po 'yan. Ngayon po, meron dalawang klase ng pag sa internet radio po, ganito po ang architecture niyan. Meron tayong stream na galing dito yung tunog. Sinesend po 'yan dun sa server somewhere. Tapos yung mga client nagko-connect dun sa server tapos kinukuha nila. May dalawang protocol po diyan na libre, Icecast tsaka Shoutcast. Pareho lang po 'yan. Kailangan niyo ng pang-upload na yung playout, tapos kailangan niyo ng server somewhere there. Tapos yung mga clients dun mag-connect sa server. Napakarami pong free na services na ganyan kasi ang dali-dali mag-setup ng server. Halos every week daw may yung lumalabas na bago. So humanap lang kayo dyan ng free. Pagpunta nyo din sa server ng Shoutcast o kaya Outcast, Icecast, ilalagay nyo yung address ng server nila. Yun din po ang ilalagay nyo dito sa software nyo. Kung ano man ginagamit yung pang-transmit. Ilalagay nyo yung address nila, yung password. Tapos yung kung may key. Tapos pag-transmit nyo, dun sa website, parang Facebook, merong URL. Yun ang si-share ninyo. Ang maganda po pag ganun, hindi katulad ng ginagawa namin sa AUP, kami yung server. So kung 100 na taong nakikinig sa amin, 100 din na, kung 100 Mbps yun, 100 din na 100 Mbps na uubos sa bandwidth namin. Kaya namin masuportahan yung 100 na listeners. Kung meron kayong server na nandun sa internet na, isa lang yung kailangan yung bandwidth pataas. Yung bandwidth papunta sa registration nyo, dun galing sa server. So kung may 1,000 users kayo dun, yung bandwidth nyo dito, isa lang yung kailangan. Kasi nagpaparami, ang multiplexer, parang ganun po, ay yung nandun sa server sa internet. Okay po. Ganun po ang idea ng internet radio. Pero yung katulad ng Amazing Facts ng 3ABN, malaki yung bandwidth nila, diretso sa server nila, yung server nila sa bahay, nasa ano nila. Yan po yung mga maraming internet radio services na mga free, kahit saan kayo mag-experiment dyan, kung saan mag-subscribe at saka kumuha ng link. Iba-iba po ang prices. Pero maglalagay sila ng advertisement. Bakit? Kasi kailangan nila bayaran niya yung kuryente nila, yung aircon nila, yung internet connection nila, etc., etc., etc. Ganon din po yung Facebook, kaya may advertisement. Yung YouTube, kaya may advertisement. Kung gusto niyo walang advertisement, baka meron dyan na hindi free. Doon kayo maglagay. Babayaran niyo lang yung kanilang kuryente, internet, etc., para walang hindi na nila kailangan mag-advertisement. Ganun po yung business ng internet. Ganun niyo po yung ano. I-type niyo lang po, free internet radio hosting. Yan po, makikita niyo dyan sa Google, marami. Bagong tanong lang po kayo, mga kapatid, kung meron kayong tanong. Pero gusto kong bilisan para po ano. Anong advantage ng YouTube at saka Facebook sa lives, saka sa video? Sa YouTube po, yung title, it matters very much. Title matters very much. Gumawa pa ako ng research na present sa isang international conference tungkol sa pagparami ng views sa YouTube ng mga evangelism. Na experiment ko po, yung default na title, tinuruan tayo ng mga English teacher natin, pag nag-title tayo ng article, yung mahiwaga. Well, halos wala namang kinalaman doon. Para lang maka-catch ng curiosity. At pindutin nila. Pero sa YouTube, mas maganda po kung ano talaga yung laman ng ating video, yun ang ilagay nating title. Kasi po, ang naghahanap sa YouTube ay yung mga taong mga naghahanap ng katotohanan. What is hell? Ita-type nila. Eh kung ang title nyo ay The Rich Man and Lazarus, ang layo, hindi mag-hit yun. Kung ang title nyo ay What is hell, eksakto. Ang points nyo sa Google at saka sa YouTube, dahil pareho yung title po ni natin, yung question nila at saka yung title ng ating video ay eksaktong pareho, nandun tayo sa pinakaharap kasi ang matching ng Google at saka ng YouTube ay kung pareho yung title. Di ba? So, pag nagagawa tayo ng mga title ng mga ating blogs, articles, lalo na ipopost sa internet, isipin po natin yung mga katanungan na masasagot ng ating mensahe. At sa aking experiment po, nag-upload ako ng sermon ni Mark Finley na free i-download. In-upload ko, original title, in-upload ko, minodify ko yung title, What is Hell, nilagay ko. Yung What is Hell, yung minodify ko na question format yung title, twice, times two ang view. 200% nung original na title. Pareho sila, hindi ko in-advertise. Basta lang, hindi ko pinupost sa Facebook, in-upload ko lang sa YouTube. So, titles matters po in
YouTube. Sa Facebook naman po, pag nag-tag kayo na napakaraming friends, ay dumadami rin ang view. Kaya po doon kila Kuya Johnson, sa pag-aralan natin, nagtatako ba't maraming view? At minsan, may 100 viewer na live, pero may 150 na share. Sabi ko, paano nangyari na may 150 yung share? Ay nag-view, 100 lang. Yan pala, may mga, yung mga asawa ni Kuya Johnson, asawa ni Kuya, ni Leo, yung kapatid ng asawa, nandun sila sa labas ng studio, naka-cellphone sila lahat, click ng invite, share. So, buong program, wala silang ginawa kundi mag-invite. Kung nag-iisip po kayo gumawa ng ganyan, kailangan nyo ng army of inviters para dumami yung invites na hindi nag-cheat. Kasi may mga automated na ano, pero hindi maganda. Yung personal na invite. Sa ano naman po, sa YouTube po, pag nag-post kayo ng video, habang tumatagal po yun, dumadami yung view. Habang dumadami yung view, dumadami yung reaction, yung like, yung unlike, yung mga comments, yung mga nang-aaway. Pero pag may nang-aaway, sa dati sinasagot ko pa, ang dami. Eh, binabayaan ko na lang yung mga nang-aaway sa comments ko. May mga sumasagot din na nagdi-defend. Makakampi natin. So, pinapabayaan ko, go. Marami rin sumasagot sa kanila. So, maraming tumutulong doon ng mga Good Samaritan. So po, mas matagal na ang video sa YouTube, mas nagiging siyang sikat at mas nagiging siyang lumalabas. Di ba sa YouTube, pag tinignan natin dito yung video, may mga, anong tawag dito, related. Minsan nakakainis, nakaka-distract. Pero nung nalaman ko po na 1/3 ng traffic sa aking channel ay galing sa related dahil meron akong video na lumabas doon sa related ng video naman na walang kinalaman sa akin. So nakikinabang tayo din sa related kung meron tayong channel. So mas matagal po, kaya po ini-encourage ko as soon as possible, ilagay natin lahat yung katotohanan ng Adventist sa iba-ibang languages sa internet. Kasi mas matagal na yun doon, mas marami siyang reputation, mas marami siyang like, mas marami siyang view. At mas nare-recommend siya kasi marami. Sa YouTube, sa Facebook naman po, pag nag-upload tayo ng video o kaya nag-post tayo ng video, mas tumatagal ang panahon, mas nakakalimutan ng tao. Eh kasi nabubaba na doon. Di ba? Nalilimutan na. Ang mahalaga sa Facebook, anong buga? Bago. Yung latest. Sa YouTube, ang mahalaga, yung sikat, yung maraming reaction. Okay po. Related videos, okay. 1/3 of hits, okay. Videos get... Ito po, ang ginagawa ko po sa aking channel, para lang gawin nyo rin. Kasi ang YouTube po ay libre. Dapat lahat ng Adventist may sariling channel. At nag-upload tayo ng kahit na pare-pareho yung video natin. Ilagay lang natin doon kasi may makikinig sa akin, may makikinig din sa'yo. Kahit na pareho yung video, dahil kilala ko lang, ganun po. Tapos po, pag nag-upload ako ng video sa YouTube, sinishare ko sa Facebook. Kasi nung panahon na yun, wala pang video yung Facebook. Ang napansin ko po, pag nag-upload ako, may view na ganito. Pero pag nag-share po ako sa bawat group, ay dahil mahilig akong makipag-away din sa Facebook, lalo na dun sa mga atheist. Marami akong kaaway sa Facebook. Yung naka-block sa akin, ganito kahaba yata yun. Karamihan siguro, mga 75% mga atheist. Nainis sila kasi sabi ko sa kanila, ganito-ganto. Eh, galit sila. Mga taong ayaw sa Diyos, talagang puno sila ng bad words. Lahat yung bad words sa dictionary, sinend nila sa private message sa akin. Sabi ko, grabe talaga. Napansin ko lang, Pastor, yung sinasabi ni Jesus na pag nagsabi ka ng masamang word, parang pinapatay mo yung kapatid mo. Parang namatay talaga ako, Pastor, kasi ang dami talagang bad words. Masakit talaga kahit na alam mong, ano, wag na lang makipag-away. Pero may curious din doon, siguro dalawa o tatlo, hindi sila atheist dahil masama ang loob nila, dahil siguro hindi lang sila na-educate. Okay, sa bawat group po na sinishare ko, parang nai-increase yung video ko ng 10 to 20. So pag nag-share ako ngayon sa 10 grupo, bago ako maban ng YouTube, anong Facebook, kasi pag nag-share ka lagi, minsan sasabihin, oops, masyado ka nang ginagamit. Masyado makulit ka na. Lalo na pag may na-sharean ka na group na ni-report nila. Ayun. Alam nyo, kayo mga aaway din sa ano. Pero, so yun po ang ano, yun ang nangyayari. Shares more. Ito po, yung pinakita po ni Sir Neryon, Pastor Neryon, na yung graph ng listeners sa radio, palagay ko po pareho rin sa
Facebook. Kasi po napansin ko, mas maraming reaction at saka views kung magpo-post ako ng alas 7 ng umaga at saka alas 7 ng gabi. Nakita ko po dun sa graph ninyo, yun pala yung pagtaas ng mga views. Palagay ko po, pag nasa bahay na yung mga tao, mag-check din sila. Mga 7 ng umaga or alas 7 ng gabi po. Sa YouTube naman po, pag mag-i-stream po kayo, meron po kami ginagamit na software sa PIC, nung kila kayo Johnson, tsaka po, sabi, tinuruan lang po ako ng estudyante ko na si Roy Acab, Russell Acab, computer science din. Yung tinatawag po na OBS, Open Broadcasting Software. Libre po yun, yun ang ginagamit namin pang stream. At ginagamit din na parang video mixer, ang OBS po, Open Broadcast Software. Pag mag-i-stream po tayo nun, kailangan natin ng key galing sa YouTube o kaya key galing sa Facebook. Ang maganda sa YouTube, hindi nagpapalit ng stream key. Sa YouTube po pala, hindi nagpapalit. Kahit na next week ka mag-stream, kindutin nyo lang stream, live ka na. Sa Facebook, every time may bagong stream, kukunin mo na naman yung key doon. So, ganun lang po. Sa YouTube po, marami akong mga kamag-anak sa US. Sabi nila, nasaan yung video? Nasaan yung video? Sabi ko, nasa Facebook. Pwede bang YouTube? Akala ko maraming tao sa YouTube. Sa Facebook, kasi maraming tao nga sa Facebook. Yung pala, yung mga tao sa US, nasa TV sila nanonood, yung mga smart TV, wala namang Facebook yun, hindi nakalagin yung Facebook sa smart TV. Yung YouTube ang nakalagin dun. So, tatype lang nila yung title, hahanapin nila, dun sila nanonood. Kaya po pala mga viewer natin sa Japan, sa Saudi Arabia, sa US, marami sa kanila nasa YouTube. Kaya po, ang magandang gawin natin mga kapatid, ilagay natin sa Facebook, ilagay din natin sa YouTube, pareho. Kasi, so in many waters nga daw, sabi ng ating pastor. Much people, okay, marami pong tao sa cellphone, sa Facebook. Maraming tao sa Facebook dito. Kaya lang, ang dami-dami rin yung naka no pictures. Ang tawag dun? Yung data. Ito po ang isa pang challenge. Minsan po, naka-live kami sa PIC. May kakanta. Sasabihin ng YouTube, copyrighted song. Stream terminated. Pinuputol nila pag meron silang artificial intelligence doon na nakasave lahat ng copyrighted songs. Tapos yung live na stream, naririnig nyo ng computer kung anong kinakanta. Pag pareho yung kanta, kahit na ibahin nyo yung speed, kahit ibahin nyo yung pitch, nahuli pa rin. So, kaya po ako, nag-upload ako, tinatanggal ko yung mga kanta. Pag minsan, pag may kanta, at least nagbago na yung policy ng YouTube, pag may kantang copyrighted, i-acknowledge mo, lalagyan nila ng ads. Kahit na yung channel ko, sabi ko ayaw ko mag-ads kasi pag naguloy sa aking isip yung ministry tsaka yung pera, naguguloy yung isip ko. Gusto ko either business lang or ministry lang. Sa akin lang po yun. Hindi ko sinasabing. So, hindi ko makontrol. Pag may music, nilalagyan ng YouTube ng ads. Kasi daw, hindi ko yun music. Music yun ng iba. Kailangan kumita yung iba dun sa music ko na nilagay ko. Hati sila ng YouTube dun. Ako wala kasi hindi ko naman in-enable yung sa aking monetization ng channel ko. Yung Facebook din po, ganun din po, tinitigil doon sa PIC pag may kumanta, kaya hindi na namin yung sermon na lang mismo, ang lalo na pag mga recent na mga kanta na may accompaniment. Kailangan po reliable ang ating internet. Ang question po ni Pastor Joel, gano'ng kabilis? Depende kung gano'ng ka-quality yung gusto niyo ilagay. Kung ang reliable lang sa inyo ay 32 kbps, ay di yung stream nyo gawin nyo lang 32 kbps. Kaya lang parang shortwave na rin yun, Pastor Joel. Pastor. Tapos kailangan nyo po siyempre ng computer o kaya ng cellphone at saka yung radio automation software. Yung pinakita ko pong app, yun yung tinatawag na radio automation. Ibig sabihin, hindi nyo na ilalagay yung mga tape isa-isa. May schedule nyo. Marami po nyan, kung radio lang, maraming free sa internet. Kung video, yun ang hindi pa nagawan ng mga taong gumagawa ng free na software. Pag tinay po natin yan, marami po niyan. Ano pa ito? Meron po kaming nakitang napakaganda, mukha siyang Jazzler, radio DJ free radio automation software na free. Pero tinatry ko install dun sa DevCom nung isang araw. Medyo komplikado siya i-install. It needs a more experiment. Ayan po, free pero maganda itsura. Tapos po, ang next question, mag-uuna na po ako ng tanong, anong equipment ang kailangan? Okay, may dalawang klase ng stream. Either komplikado or yung simple lang. So yung simple lang po, cellphone lang.
maglagay lang kayo ng Facebook, i-click niyo yung live. Tapos, may video switch na rin po kayo dyan. Kasi di ba dito sa side, meron pong parang arrow na ganun. Pag pinindot niyo yun, kayo yung nakikita. Pag pinindot niyo ulit yun, yung kabila ang nakikita. Meron po kaming nakita na ang pangalan ay napakasikat sa Facebook, yung Dr. Willie Ong. Napapanood niyo po ba yun? Ang sikat-sikat nila. Sabi ko, bakit ang dami viewer nito? 350,000 views, 11,000 likes. Pero ang video equipment nila, cellphone lang. Nakaganyan lang sila mag-asawa. Kung yung babaeng asawa nga hawak, kumakalog-kalog. Tapos gaganyan. Pag magtuturo sila ng mga diagram sa mga book, ituturo lang na ganun. Pero ang daming views. Na-inspire po kami doon. Sabi namin, hindi nang pala kailangan ng video switcher, ng kamerang mahal, ng mga ganto-ganto para maging ganun kay useful. Siguro, dahil health advice yun, sana may Adventist din na ganun. Ayan po. Meron din po silang ginagamit na smartphone microphone, lapel. Yun po ay para mas malinaw yung tunog. Kasi pag ganito lang yung microphone, pag saan siya malapit, malapit siya sa electric fan, yun yung naririnig. May nabibili po ng mga 500 pesos na smartphone lapel. Pag pumunta kayo sa Lazada, tapos kakabit niyo dito, kakabit niyo dyan sa, dito po sa 3.5 jack. Ayan po. Kung medyo marami pong kayong kakayahan mag-start ng studio, pwede po yan, pero kailangan nyo ng mga HD na camera. Yan po yung pinakamura na malaking camera. Ang kuha ko niyan, kung bibili po kayo sa ano, sa ng camera, wag, pag Panasonic, mas mura sa Pilipinas kaysa sa US. Kung gusto nyo pang makamura, dun sa tindahan, dun sa Mayraon, kailangan unang customer kayo sa umaga. Either, hindi po, din sa Henry. In-advise ko kay Pastor Benji sa Pasay. Sabi ko, Pastor Benji, dapat first customer ka. Kahit hindi ka tumawad, ang baba ng presyo. Iwan ko kung anong paniniwala nila. Sinubukan niya bumili ng AC 90. 74 bigay sa kanya. After 2 weeks, pumunta ako, bumili ako ng sarili kong AC 90. Same in that store. Sabi ko, may pinadaya akong pastor dito. Ang bigay niyo ay ganito. Magkano bigay niyo sa akin? 85. Sabi ko, pinadala ko yung pastor namin dito. Bakit mahal? 85. Pumunta ako nun sa kabila, 84. Hindi ako, kasi hapon na, hindi na makatawad. Bumili ako para sa tatay ko ng camera. Tinanong ko sa kabila, 85. Sinigurado ko, pastor, na sarado pa yung tindahan pagdating ko. Inaabangan ko talaga. Pagbukas, pasok ako. Magkano po yung AC30? Sabi nila, 68. Ang laki ng tawad. Magkano yung ganyan sa Pasay? 85 yung binili nila. Siguro hapon sila pumunta. So, agahan nyo po, dapat first, ang laki ng matitipid. Kailangan natin magtipid, lalo na kung ang perang ginagasto natin ay sarili nating pera. Okay. So, yan po, ang mga tip. HD camera, capture device, video switcher, recorder, etc. po. Parang hope channel na po kayo nan pag may ganito kayo. Ayan, kailangan magtulungan tayo, marami. OBS, ayan. Ito po yung tinatawag na Android lapel o kaya iPhone lapel. Sa Lazada po, mga 500 to 800 pesos lang po yan. Pero nakita ko yung diagram, gumawa ako. Siguro gastos ko mga 30 pesos. I-send ko po sa inyo yung diagram. I-message nyo po ako kung gusto nyo. Kung maalala ko kung nasaan. Ito po yung capture device. Kasi po ang output nitong mga mumurahing malalaking, pinakamaliit na malaking camera ay HDMI, wala siyang SDI. Ito pong, para may pasok nyo yung video niyan dito sa computer, kailangan nyo bumili ng capture device. Ito po, ang price niyan, mga 6,294 pesos. Yung pinakamura. Dati po, 11,000 yung mga ganyan. Pero nagmura na ngayon, mga inchik kasi. Ito po yung AC90 na sinasabi ko sa inyo. Ang maganda niyan, may ilaw. Pag madilim, nakalimutan yung... Tapos po, kung gusto niyo ng video switch, ayan, ito yung pinakamura na pinakamaganda. Pag kami po ay bumili ulit, ito yung papabili ko sa mga pastor na pauwi galing US. Ito po ay $995. Ay, sa Pilipinas, 67,000 yata ito. Parang pinapatungan nila ng 15,000. Kaya marami naman tayong kaibigan na mga, actually lahat ng mga gamit namin, mga pastor yung pinadala namin pauwi. Siguro pinagkaloob ng Diyos na may mga uwi kasi kailangan sa gawain.
Ganyan po yung bagong switch nila sa Ayas, ito lang. Ito po ang pinakamurang video switch. Yung kila Pastor Joel na malaki. 6,000 yun, Pastor, yung data video nyo. Yung Panasonic nyo, 4,000 yun. Atem. Opo. Ito, 995, less than 1,000. 8 na yung input niya, Sir Nerio. 8. 8 channel, Pastor. Yung luma nito, Sir, yung katulad sa akin, yung ginagamit, yung ninuno nito, pareho ang price, ito yung bago ng Ayas. Mas pwede siyang dalhin at saka may pindutan sa harap, may monitor sa harap. Meron, Pastor. Itong pindutan po, napipindut ito sa harap. Nakokontrol din sa software, nakokontrol sa cellphone, nakokontrol sa iPad, sa... Ito naman po yung recorder kung gusto nyong makita yung kulay. Bakit madilim? Kasi po, ganito, ang computer, kaya niyang madilim, kaya niyang maliwanag. Pero minsan yung mata natin, nakakaloko, ang ginagamit lang pala natin yung kalahati. Kung gusto natin makita kung ginagamit niya lahat yung capability ng transmission at saka ng storage, kailangan natin ng mga scope. Ito, ito ang tawag dyan. Ang gusto po, ang maganda lang po dito, recorder na siya, scope pa rin siya. Kasi yung scope lang, katulad ng kila Pastor, 75 yung scope pa lang. Ito, 25, may scope na, may recorder pa. Ay yung recorder nila ng Hope Channel, noong unang panahon pa kasi yun, 200 yun, recorder lang, walang scope. Yung scope niya 75. Ito, Pastor, 25, may scope at may recorder. Kaya, hindi naman ibig sabihin na mas maganda to, kasi nauna yun. Ngayon, pag ang technology talaga, mas tumatagal, mas nagbumura, mas nagiging better. Kaya kung ayaw niyong bumili ngayon, next year, mas maganda yung mabibili niyo. Okay, kaya siyempre po, kailangan ng mga ilaw, kailangan ng audio mixer. Kung gusto niyo po mag-audio mixer, ang highly recommended ko, ito ang pinakamura na pinakamaganda ang tunog. Behringer, mahal ang Mackie, sir. At yung Mackie, hindi makontrol sa Android. Ito, may iPad, may Android, saka may Windows, at saka may Mac. Makakontrol. Behringer. 12,000 lang itong 8. Itong ganito. Maganda po yan. Nagagamit po namin yan kasi pag ganito, na babawasan yung feedback. Tapos pag marami kayong magkakatabi, kung sino yung pinakamalakas na nagsasalita, binihinaan niya lahat yung iba. Ang reason nun, pag nagsalita ako, tapos marami ako kasamang microphone na naka-on din, pag nagsalita ako, yung salita ako pumapasok din sa iba. So nadadagdagan yung noise. Ang ginagawa nito, meron tong auto-mix. Pag nagsalita ako, ako yung pinaka-nagsasalita, hinihinaan niya lahat yung iba. So yung noise lang ng sa akin lang. So ang linaw, hindi kayo nag-aapakan. Hindi. Sa choir po kailangan i-off. Kasi dapat kailangan lahat kayo mapakinggan. So meron siyang auto-mix na feature. May bago pala kay Pastor na ganito yung X32. Yung X32 version 3, may auto-mix na rin po yung ano. Kasi ito yung mga nakababatang kapatid nung X32 nyo na bago. Yung malaki. Ayan po. Ito po yung OBS na libre na software na ginagamit ng mga gamers. Ang design po nito, may mga gamers na nag-live. Ang dali-daling gamitin nito sa church, pwede pang siyang video switch yung ginagamit nila sa Sir Edward dun sa LAA na kunyari marami silang camera pero isa lang na 4K. So, kinocompose lang po nila. Napakadami pong pwedeng gawin itong OBS. Ipapakita ko po dito. Open Broadcasting Software. Pag tinay po natin sa YouTube, sa Google, OBS. Sana tamang OBS. Ito po, Open Broadcaster Software. Free po yan. Yan yung pinakamaganda namin nakita. Mga kompetensya niyan ay maraming mga may bayad, pero ito, libreng-libre. OBS Studio po. Ano pa pong nandito? So, pag nag-live po kayo mga kapatid, maganda kasi makita ko na yun, maraming nanonood. Kaya lang minsan nag-live ako, one viewer. Parang nakakalungkot. Nagla-live ka, nakikita. Pag nag-live po kayo sa Facebook, ang ganda kasi nakikita niyo yung mga comments, nakikita niyo rin yung mga like at saka lumilipad yung mga heart at saka yung mga ganun. Kaya lang, pag nakita niyo rin sa taas, one viewer. parang magtawag na lang siguro ako kung yan lang naman ang nakikinig sa akin. Pero siyempre, pagka ilang minuto, pagka ilang oras, pagkatapos ng video nyo, kung ipopost nyo, dadami rin yun. Opo,
Hindi kasi ako sikat, Pastor, kaya one lang yung viewer ko. Ay, yun pong nagla-like, yun din yung viewer. Mahilig lang siya pumindot. Pindot na siya pindot ng ano, like. Kaya maraming lumilipad na ano. So, normal naman po nakukunti ang view sa una. Katulad po sa aking channel sa YouTube. Noong first 3 years, 1996, 97 yata ako nag-start, hindi, 2007 pala, 2006. Noong first 3 years, 1 to 5 views per day lang po ang meron din sa channel ko. Pero ngayon, nasa 1,200 plus per day. So, nandito tayo, natutulog ako dyan, o kaya kumakain tayo, may ginagawa tayo. Yung mga video na ka-upload na dun, nagba-Bible study pa po yun. Kaya ko bang mag-Bible study ng 1,200 isang araw? Hindi. Pero, sa tulong ng Diyos, ginagamit niya ang YouTube. Ang sa PIC po, nung first 2 years namin nag-live, zero, minsan zero pa. Sabi ko, ba't pa tayo nag-live? Zero views, viewer. Naka-live kami, zero viewer. Nung first 2 years, sabi namin, siguro nasa church sila, ang nanonood lang yung hindi na makalakad papunta sa church. Pero ngayon po, mga 100 to 150 viewers na live. Yun, ewan ko lang, Pastor, kung ano. Hindi na kasi yung tao sa PIC. Actually, kahit walang estudyante sa AFP, puno yung PIC. So, mabuti rin yung may live. After one day, yung view na yun, magiging 3,000. Kasi siguro po, maraming alumni lang yung PIC. Kaya napaka-encourage natin yung Lipa. Yung mga alumni, yung malalaking church, marami kayong potential na view. At least yung nurturing ng mga dumaan din sa atin. Katulad po ng centennial celebration ng PIC, yung Sabbath worship, 55,000 view. Yung sa 10 years namin sa DevCom, kunti lang ang listener. Pero meron din. Sabi nga sow on all waters. So lahat ng paraan, kung nagra-radio po kayo, i-record nyo na po sa cellphone. Tapos i-upload nyo sa radio, i-upload nyo sa YouTube, i-upload nyo rin sa Facebook. Tapos yung siyempre live nyo radio. Para yung inyong effort, nagiging times 4. Tapos kahit na nawala na kayo, wag naman. Kaya mag-iingat, mag-drive. Nandyan pa rin yung ating video. Okay. Ito po sila kay Johnson. Pag nagla-live, mga 40 to 150, pagka isang araw, 3,000, ito po sinasabi ko po, mas marami yung share kaysa view. Sabi ko yung nanonood mga missionary, mahilig sila mag-share. Mas marami pa kaysa view. Ay, minsan, bakit sila marami view? Kami walang view. 13 years na yan sila sa radyo. At saka tatlong taon na sa TV. So, marami na silang pagbabaka ng sa great controversy. Ito po, tingnan nyo yung growth, mga kapatid. Dito ako nag-start, 0, 0, 0, 0. Ito, 5, 5, 5, 5. Hanggang ngayon, tumaas. Ito, napakasipag ko mag-share sa Facebook. Tapos na-persecute ako, bumaba. Tapos tumaas ulit nung wala nang persecution masyado. Pag humina yung internet nyo, parang persecution ang nararamdaman nyo. Nung nawala yung internet ko, bumaba. Pero meron pa rin kahit absent ako sa internet. Pero nung may internet na ulit ako, ayan na. Tumataas na ulit. So, hindi ko po ma-imagine kung sino yung nag-review. Pero marami nagko-comments. Ibig sabihin, hindi siya robot. Kasi may mga robot sa internet. Akala mo maraming view. Computer pala yun. Pero nagtatype ng message eh. Nakikipag-debate pa eh. Ay, talagang viewer yun. Kasi nagagalit nga sila. Ito po si Dr. Willie Ong. Cellphone lang po ang gamit niya. Saka Android lapel. Ay, iPhone lapel. Ang views niya po mga kapatid, 345,000 views. Ayan lang siya. Magle-lecture siya. Meron siyang, ganyan, tuturo-turo siya ng lapis. Tapos yung asawa niya naghahawak ng cellphone, minsan babaliktad na, dalawa na sila. Makikita kong baliktad na dahil yung sulat sa damit, baliktad na rin. Hindi na, parang mirror na kasi nakaharap na sila ganun sa ka-selfie mode na sila sa Facebook. Na-inspire po kami dito kasi hindi na pala kailangan ng napakamamahal na camera. Cellphone lang. May video switch ka na. Yung video switch na pinakamura, $1,000. Ito, wala na. Pindutin mo lang yung switch. Kita na yung laptop mo. Pagpindot nyo ng switch, kita na yung sarili nyo. Explain na kayo. Kita nyo pa sarili nyo.
So, pwede po palang simple lang. At napakaganda po nito dahil lahat tayo pwedeng gumawa nito. Ayan po. So, balik po tayo sa ating, para hindi tayo yumabang, ang ating Diyos ang nagbibigay sa atin ng katotohanan. At dahil sa kagustuhan natin, pag may na-discover tayong the pearl of great price, talagang gusto natin lahat maulalaman. At binibigyan tayo ng Diyos ng talents, ang Holy Spirit nag-impress sa atin na gawin mo ito, gawin mo ito. Minsan po nagtataka ako, Pastor, iniisip ko yung mga ministry in the past. Sabi ko, hindi ko naman, ang pangalan ng aking ministry ay clueless ministry. Kasi wala akong plano, hindi ko alam gagawin, hindi ako marunong yan, hindi na ako professional. Ano lang, kung ano-ano lang, mananalangin lang ako pag umaga, Lord, ano yung gusto mo ipagawa ngayong araw? Tapos, pag may idea, maganda. Pag ang Diyos palang nagbibigay ng assignment, ay siya na rin ang nagpapalago ng aso. So, binibigyan lang tayo ng Diyos ng talents, ng experiences, interests, and opportunity. At saka, ang success, depende kung gano'n natin sinusundan yung mga advice ng nauuna sa atin. Yung mga official writings natin, ang ating propeta. Kung may sarili tayong idea, minsan ang hirap. Pero mas sumusunod tayo, mas madarami pong success. So, yun lang po. At palagay ko ito yung last slide. Pakita ko lang po diretso na mabilis itong ito yung mga views. Ito po yung mga popular topics. Ang popular topics po sa internet, kung gusto niyo pong magtanong kung anong topic ang kailangan niyong i-prioritize, minsan po, in-upload ko yung 23 topics ni Mark Finley. Tapos nakita ko dun, ang pinakamaraming view, 666, comma, Mark of the Beast. Eh, tinatawanan ako ng theologian sa AUP. Sabi, hindi yan dapat yung topic na first. Eh, nung in-upload ko lahat, eh, dun po pumapasok yung mga tao. Kasi curiosity. Sabi ko kay Kuya Jun, yung tricycle driver na kaibigan ko, Kuya Jun, eh, kay Mark Finley, ito yung pinaka-popular. Subukan mo kayong unahin yan. Nung inuna niya, ang dami niya rin view. Mas marami pa kay Mark Finley. Tapos ba, nagtataka ako after ilang years, Pastor. Sabi ko, bakit ang daming view ni Kuya Jun? Nung tinype ko marka ng hayop sa YouTube, nakita ko, mga kapatid, sa buong mundo, siya lang ang nag-preach ng Mark of the Beast ng Tagalog. Kaya pala lahat ng naghahanap sa buong mundo ng Tagalog ng marka ng hayop, doon na pupunta yung viewer. Kay Mark Finley, ang dami naman English na Mark of the Beast. So share si Doug Bachelor, si mga English. Kung gusto niyo mag-English, ang dami niyong kakompetensya. Magagaling sila Mark Finley, sila Doug Bachelor. Yun po ang kakompetensya niyo. Pero kung magtatagalog kayo, sila Kuya Johnson lang ang kakompetensya niyo. Saka yung mga iba. Pero maganda po yun kasi may manuno. Sabi ko kay Kuya John, ang nakakatawa po sa aking kaibigan, ang English niya ay parang English Bisaya. Matigas. Hindi ko naman pinagda... ganun talaga. Yung Tagalog niya, ganun din. Halata mo na taga Mindanao siya. Sabi niya, Sir, bakit? Pero talagang gusto niya mag-preach. Ay, hindi, re-record ko. Sabi ko, Kuya John, yung manunood sa'yo, ganyan din yung language nila. Kasi yung tricycle driver, manunood yun sa tricycle driver. Yung businessman din yung language nila ba? So lahat tayo, mga kapatid, meron tayong area of influence. Kung sa Facebook, meron tayong friends. And lahat tayo dapat gagawa. Kahit na parang humble yung ating production, sige lang, ang Diyos ang bahala. So tingnan po natin itong, kung gusto niyo rin mag-vlog, meron din po. Kung magsusulat kayo ng mga articles, dumadami na rin po ang viewer ng aking vlog. Ayan, nag-1,000 na rin. Itong AUPPIC, ganyan po. Ayan, kaya hindi na ako sinisimba dun madalas kasi marami naman sila dun mga video. Ang daming estudyante, Pastor, nakaka-excite. Pag week of prayer, agawan sila ng camera. Tsaka marurunong sila, trinayin sila ng ibang mga estudyante. Kaya hindi na kami kailangan dun. Yung camera lang namin ang kailangan. So, yan. Marami ng studio sa, may tatlong camera na yung Devcom, may dalawa yung SM. So, sobra-sobra na dun sa switcher namin yung cameras. So, noong unang panahon, camera ang pinakakailangan. Ngayon, ang daming studio, may studio sa IAS, may studio sa SSD, may studio sa NPC, may studio sa amin, may studio sa Devcom, may studio kung saan, ang kulang speaker. Kaya po nung nakita ko kayo dito, na-inspire po ako, magra-radio rin ako. Ayan po, sila kay Johnson.
Sino Ate Sophia Jun? Ayan po, ganyan-ganyan lang. Kaya lang, kunti lang ang view niya sa Facebook. Kasi hindi siya mahilig makipag-friends. Ang kiniklik niya lang na friends, yung friend niya talaga. Kaya, kunti lang ang view niya sa Facebook, pero yung view niya sa YouTube, ang dami-dami. Ayoko nang ipagmalaki kasi baka kumunti. Ayan po. So, yun lang po ang mga natutunan ko sa ibang mga tao. At nire-relay lang po natin para magagamit natin lahat sa gawain. May mga question po ba? Yung, di po ba pagka nag-ano ka sa video, merong picture? Kasi napansin ko yung picture na kukuha din ng interest. So, paano mapipili na ito yung picture na lalabas dun sa video mo pagka tinignan? Sa Facebook po, hindi ko pa nakita kung saan iset. Sa YouTube po, dati automatic nila siniset. Pero ngayon, Pastor, pwede ka nang mamili ngayon. Pero less than 2 megabytes dapat yung i-upload mo. So, pwede ka magpili ng thumbnail. Or, ang napansin ko doon, ang nilalagay po lagi ng YouTube, kasi may automatic image analysis yun, ang nilalagay nila yung mukhang maraming skin color, skin tone. Kaya kung minsan, pag may tumawid dyan sa camera na malaki yung mukha, yun ang nalalagay na. Pero pwede nyo palitan. Ang tawag ko doon, thumbnail. Thumbnail. Sa Facebook, hindi ko alam kung paano pa. Ewan ko lang po kung alam nyo. Yes, sir. Good evening po ulit, sir. Ang tanong ko po ay parang ano na, pero curious po ako. Ang mas advisable kapag tayo po nagpo-post sa Facebook? Yung in public po ba or para sa friends na po natin? Kasi pag public, di ba, lahat makakapanood po nun. Kapag yun po ang ating gagawin na ganito sa ating pananampalataya, ano pong mas advisable? In public po natin ba yung ating repost? Bakit? Hindi ko lang po alam kung anong background. Minsan nagpo-post ako ng private. Kasi may mga tao akong ayaw kong makita nila. Pero bihira lang po yun. Nag-join ako ng Facebook, only one purpose, para mag-evangelism sa internet. Hindi para mag-display ng sarili kong picture, magpasigat. Nakakita ko sa evangelism ko. Hindi, gusto nyo siyempre lahat. Mas maganda po public. May nakalista akong questions dito eh. Tanong ko po ay another question po. Ano po ba yung mga rules pagdating po sa ano, kapag mga nabawa po ay music videos, nabawa, may original po na composer tapos gagawa kami ng music video, gagamitin ko yung sadyante ko sa sila yung pinaka ano ko. Okay lang po ba ganun? Wala po bang magkakasya sa akin? Wala mag-alala ng copyright? Na yung music niya gagamitin namin tapos yung pinaka-parang artista ko ay yung estudyante namin? Gagawin ko music video. Okay lang po ba yun, sir? Hindi ba kami mabibilanggo doon? O hindi kami mga question? Kasi di ba meron pong copyright? Hindi ko pa po nabasa yung... pero sa idea po, may natural, sa Geneva Convention nung matagal na panahon, kung sino rin igawa ng artistic work, siya yung may natural copyright. Hindi ko lang alam kung may bagong overriding rule yung ano. So, pero mayroon ding phrase na first to publish. Ibig sabihin, kung sino una mag-publish, sa kanya. O kaya mayroon din yung sa copyright office, ewan ko lang kung alin yung rule yung na gumagana dito sa Pilipinas. First na mag-register, isi-send mo dun sa copyright office. Hindi ko lang po sure, baka i-register yung ano. Sa ibang bansa po, kung gusto mong makita na nauna ka nun, noong unang panahon sa US, ilalagay mo yung document mo sa loob ng sobre, i-mail mo, post yung snail mail sa sarili mo, tapos hindi mo bubuksan. Ang date nila ay yung tatak ng post office. Yun yung katunayan mo na ginawa mo yun noong unang panahon. Para pag nagkasuhan, sabihin mo, meron akong sulat sa sarili ko, ito yung date ng post office. Nagawa ko na yan noong unang panahon. So, first to publish, parang research, first to publish. Tapos kung may
i-re-register sa copyright office. Pero meron din pong kasabihan, meron ding idea dyan na hindi mo pwede i-register yung alam na ng lahat ng tao. So pag pinablish mo na, kinakanta na lahat ng Adventist, tapos pina-register mo, eh, hindi yan masyado mananalo sa court kasi general knowledge na hindi na yun, public, hindi naman public domain, it's a public, alam na ng lahat, parang nire-register mo yung alam na ng lahat. Ganun po. So para kung gusto mo lang ma-prevent na mag-i-register ng iba, pangalat mo. Maraming paraan po. O kaya i-register mo kung gusto mo pagkakitaan. Kaya lang yung, ewan ko kung may bayad yung registration. 200 per CD. Yung amin po kasi parang ba, meron akong gustong music na gawing music video, tapos yung sudyante ko yung gagawin ko mga nanto sa video. Tapos siguro gagamitin namin sa amin chapel period, tapos pagkatapos yun, ipascreen ko kung okay, tapos i-upload ko po sa YouTube or sa Facebook para po, kumbaga parang hindi lang kami na makapanood, makapanood din ng iba. Sige, para safe tayo. Of course, yung mga, ang nire-record natin sa channel, original composition. Pero kung wala pa kayong ganun, ay hymnal ang pinagagamit namin. Yung mga Adventist hymn na kinakanta natin. Yun ang pinakamabilis niyong pwedeng i-record ngayon. Pero yung hindi natin kinakanta ng ibang mga singers, definitely hindi pwede yan. Para hindi masayang yung effort niyo. Sige po. Ito po. Marami pa yan, sir. Ano no po, problem. Ito na po. ano po yung ginagamit niyo, sir, na application when it comes to video editing? Ano po yung ginagamit niyo? Patutod po niya, i-edit niyo po ngayon yung video na yan. Ano po yung magandang ginagamit niyo po? Program. Magtataka lang po kayo. Marami akong media ministry. Hindi ako marunong mag-edit, Pastor. Kasi wala akong pasensya. Ako na nga bumili ng camera. Ako pa magka-camera. Ako pa magtitiklop. Ako pa mag-upload. Tapos i-edit ko pa. Ulitin na lang yung sermon. Ganun ang prinsipyo. Kung mali, ulitin. Parang edit. Kasi pag inulit mo, isang oras lang din. Pag in-edit mo, tatlong oras. Pero meron mga libre po. Meron siyempre yung nandyan, yung Final Cut Pro sa Mac, yung Adobe Premiere. Mga mahal po yan. Kung ayaw nyo gumamit ng pirated software dahil sabi sa Bible, thou shalt not steal. At it is against the Philippine government, meron copyright law ang Philippines. May mga libre po. Libre na ba yun? $100 yata yung mura. Movie Maker. So depende sa computer mo. Ang editing software mo depende sa computer mo. So kung mababa ng konti ang kapasidad, edi Movie Maker yung gamit ng iba. Apo, may ang ginagamit ko po kasi Power Director. Tapos baka meron kayong pwedeng may advice na mas maganda, mas maraming features. Kaya pa ako nagtatanong. Meron po yung ginagamit ko na simple lang, kahit sa mababa na computer gumagana. Ang tawag po ay KDN Live. KDEN Live. Okay, i-type po natin dito para makita natin. Opo, yun daw po ang ginagamit ng Hope Channel Premiere Pro. Yung ibang nakikita ko magagaling mag-video edit ay... Pero Pastor, magkano po yun? Ako po ay computer science teacher, kaya kasama sa akin yung, as a software engineer, pag gumagamit kayo ng software na hindi license, parang ninanakawan nyo kami. Kung ina-translate natin sa naiintindihan ng Adventist, parang nagpa-xerox ka ng binibenta ng LE. Para hindi ka na bumili ng Bible story, pa-xerox mo na lang yung ano. Ba't ka magbayad ng 9,000 kung pwede yung pa-photocopy? Naiintindihan nyo na kasi may kalala kayong LE. Pero yung software, wala kayong kilalang software engineer, kaya hindi natin naiintindihan. Yun po ang translation nun. Ang pagganawa ng software, parang paggawa ng book. Ang presyo niyan, hindi yung 300 pesos sa National Bookstore. Yun yung presyo ng papel siguro. Pero yung paggawa ng book, mas mahirap yun. Taon yun. Ganun po yun. We have to respect the copyright laws of the Philippines. Okay. Thank you po. Last na lang po. Kapag meron po tayong Facebook page, ay, Pastor, ano po bang, mayroon po ba tayo dito na kapag may Facebook page or ano, ay ano po yung mga dapat nating i-post na para hindi naman po tayo makakuha yung charge natin?
Sa personal account ay siyempre wala tayong control dyan, mga personal nila. Ang meron tayong social media policy ay regarding po sa mga announcement, official announcement galing sa opisina or galing sa simbahan. Kung yun ay account ng church, ay kailangan whatever you post ay merong approval of course yung ating mga officers ng simbahan, especially official announcements. Pero related to evangelism and you are using your own account, ay discretion mo na yon bilang isang Kristiyano. Kasi yung ako, inupin ko po sa iyong Facebook page po ng aming church. Sa kadagdag lang din po, sa ano po, sa Facebook, pag nag-create kayo ng page, makikita nyo yung mga admin na who posted. Kunyari, SCLC, posted by Pastor Nep, o kaya posted by Edward, ganyan. Ngayon, mga kapatid, isang advice lang, kasi since you are seen doon sa page ninyo, whatever you post in the page should be in parallel doon sa personal account ninyo. Baka kasi mamaya, we are posting religious stuff doon sa page na meron tayo for our school o kaya for our institution. Tapos sa personal pages naman natin, we are putting things na in contrary doon sa ating pinopost, doon sa ano. So walang consistency. So as responsible Adventist social media user, there has to be consistency. Kung ano yung image natin doon sa personal account natin, it has to be in parallel doon sa character natin doon sa Facebook page. Lalo na't nakikita kayo na kayo ay administrator nung page na hinahandle ninyo. So, it takes a lot of responsibility pag kayo po ay nasa social media. Thank you po. Thank you po. Thank you very much po. Balikan ko lang po itong free na video editor. Meron po itong libre dito na napakaganda. Kaya lang medyo napakaganda rin yung computer niyo dapat. So yung pang mabigat, if meron kayong kaya ng computer, ito po free. Ginagamit sa Hollywood to. Da Vinci Resolve. So free, may free version. At yung paid version ay napakamahal. Parang $18,000 o $80,000, $60,000. So it is a real serious video editing. But there is a free version, hindi ka nga lang makaka-edit ng 3D. Hanggang HD lang. Pwede rin ultra HD, pero walang 3D. Makaka-edit ng video kasi wala lang 3D. So, pang high-end po talaga ito. Ayan, okay. So, ayan po. Da Vinci. Ayan, okay. Kasi nagmi-ministry nga tayo, yung software natin pirated naman. Sorry. Kailangan lang po sabihin ang Sir, next po. Magandang hapon po. Ito po ay tungkol dun sa Hope Channel, yung ating programa sa telebisyon. Ako po ay taga Calapan City. Ako po ay malimit manood ng Hope Channel station natin. At nakikita po si Pastor Sarmiento, siya'y isa sa mga nagsasalita roon. Pero yung pong ibang mga programa natin, pagka po live, katulad po ng Centennial ng AUP, pagka po live ay malabo po. Yun po pagang tumitigil yung mga tao. Hindi po maganda yung napapanood. At saka po, basta po live, katulad po nung sa Manila Center, live na pangangaral, at saka po sa ano pong isang ito, live din po yun, pangangaral. Yun po, ang observation ko po ay pagka live na po, ay yung talagang natigil po yung tao, talagang hindi maganda ang palabas. Ano po kaya? Ayun po ang explanation sa bandwidth. Yung sa AUP po, actually, tinignan ko yung setting ni Sir Ben. SD lang, 640 by 480 lang yung resolution niya. Sabi ko, okay na pa rin sa Hope Channel. Pero ngayong nalaman ko na nag-ano pa rin, naiintindihan ko kung bakit hindi HD yung transmission niya. Kaya binababaan ni Sir Dem yung resolution dahil mas lower ang bandwidth requirement at mas malamang kunti yung ganun nga. Pero yun po ay sa internet problem. Ang ibang option naman po kasi nun, yung gagamit ng mga malalaking network, pag ni-live through satellite, ay ang mahal-mahal. Una po, salamat sa inyong comment kasi yan ang mga gusto naming marinig.
sa mga actual regular viewers kung anong feedback sa kapag especially kapag nagla-live tayo. Salamat po doon. Tama po yun. Dahil sa bilis ng internet natin dito sa Pilipinas, yan ang problema namin. May dala kami ng pinakamabilis na internet galing sa opisina. Pagdating doon sa location, ay yun lang ang kaya at nagpuputol-putol pa. At samahan niyo po kami sa panalangin na there will come a time na we will have our own uplink facility na katulad sa satellite na mahal ito, pero katulad nung regular broadcast natin ay mape-perfect rin po natin. Alam niyo naman ang Hope Channel ngayon ay patuloy na naging... Ang mahalaga ay nakaka-live na tayo ngayon. Kailangan nga lang improve. There will come a time na mas higit pa yung ating maabot na sa pangangaral True TV. Salamat po. At saka po, maaari po baga na yung mga pangangaral ng mga foreigner, katulad ni Doug Bachelor, maaari po bagang merong Tagalog, yung kila Mark Finley, dahil yung, sa totoo lang po yung iba, ako'y nag-iimbita po sa mga pag may bisita ako. Sabi ko, manood kayo ng aming Hope Channel. Isang paraan po yun para yung pabalita ng Panginoon ay ma-ibot ko sa kanila. Yung mga kamag-anak ko, sabi ko, manood kayo. Pero, yung iba po, mahirap pong mag-Tagalog eh. Maari po baga na magkaroon tayo, maari, kung maari lang po, na yung mga foreigner nating mga ngaral, ay katulad ng kay Mark Finley, ano po, meron siyang Tagalog. Ano po, salamat po ng marami. Sige po, napakahalaga rin ng inyong komentong yan. Either papagsalitain natin ang Tagalog si Doug Bachelor, o kaya yung sermon niya, isesermon ko na lang. Pero biro po, later on siguro magkakaroon tayo ng translation din nung kanilang mga sermons. Mahilap, malaking trabaho lang yon. Pero as we move along ay maabot nating lahat yan. Salamat po, gagawin natin yon at isasama natin sa mga projects natin na gagawin. Okay, so maganda pong natutuhan. Ako po ay maraming natutunan doon sa lecture ni Sir Win. So actually ako po ay mayroon din pong channel ng YouTube. Ay kaya lang, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, talagang hindi ko na na-maintain at saka napakabagal talaga ng connection. Ngayon ay yung idea na napakaganda palang gamitin ng social media, ng internet sa pangangaral dahil yun nga, mag-upload ka lang ng video something about ministry, mapapanood sa buong mundo na hindi mo namamalayan. Ano, nakapag-ministry tayo. So ang problema ko lang ay yung video, kasi nagawa ko ng video sa Movie Maker. Nung pinablis ko, umabot ng 3 gig ay 45 minutes lang. So sabi ko, kung i-upload ko to parang imposible yata sa ating setting ng speed ng internet. So, ang tanong ko ay, ano bang mas magandang size ng video clip na mas madaling i-upload sa YouTube po? Yun lang po. Meron po sa Movie Maker yata. Pag in-export nyo, o kaya sinave as file nyo, pwede kayong mamili ng quality. So, depende rin kung anong target nyo. Pero kung talagang makitid yung internet, yung quality na ganun lang po, parang pera yan eh. Gano'ng karaming pera, depende kung anong gusto mo bilhin na kotse at saka gano'ng karaming gusto mong spend. So, pataas pa ba po yan? Kung gusto niyo ng algorithm, subukan niyo sa gitna. Pag kulang, gitna ng gitna. Kung sobra, gitna ng gitna. Parang binary, ano tawag doon? Binary search, trial and error. Kasi kung iisa-isa niyo pa ganun, eh matagal kayo makatry. Gitna, pag masyadong pangit, eh gitna nung taas tsaka gitna. Ganun po. Pero ang karamihan po, ang target, pag siguro po, 70% ang nanonood sa YouTube na cellphone. Ang resolution naman ito, ano lang, 640 lang ito. So pag nag-upload kin HD na 3 gig, by the way, kung 3 gig lang po, sir, okay lang. Hintayin nyo ilang araw. Ang maganda po sa YouTube, kahit maputol yung connection nyo, mamatay yung computer nyo, i-upload nyo yung same video, itutuloy lang niya yung previous niya upload. Minsan po, nawala yung internet sa AUP, doon ako nag-upload sa internet ng kapatid ko. 0.18 Mbps. Eh, inintay ko, tatlong araw yung video ma-upload. Okay lang. May magagawa tayo habang naghihintay. Meron pa po? Ah,
sa akin po ay nagba-Bible study din po ako bilang isang layman. Nakita ko po yung epektibo ng yung ating media, yung mga slides. Ay kapag kasi noon po ay may binigay sa amin na yung New Life na CD ay nawala na yon. Nahanap, natanong ko kay Pastor, ay nagbigay siya ng ilang mga clipping sa akin. Pero napakatagal din palang gumawa pagka yung... Kasi po, pag doon sa nakalagay na doon, yung naka-CD na po, napakaraming slides. Eh, pagka yun ang gagamitin po ninyo, mahaba ang oras, masyadong madami. Kaya po, nakikita ko rin yung pagiging epektibo kapag pipili lang kayo ng ilang mga slides. Eh, naghahanap ako doon sa mga... sa ating konferensya, sa general conference, sa ating South Central Luzon Mission, ng mga slides na ganun. Hindi ko alam kung anong mga, kung saan ako pupunta para makakuha ng ganun mga slides para makapili. May good news po, sir, para sa lahat nating mga layman at saka lahat ng mga pastor. Meron ang ASI na ginawa na New Beginnings noong 2000 pa. Ang haba nun. Bawat sermon ay 164 slides. Pero ginawa ulit po nila yan. Si Mark Finley ang parang advisor dyan. Style niya yung nakalagay. At saka yung mga drawing dyan, lahat binayaran na ng ASI. Kasi yung nag-drawing yan, Adventist din na company. So binayaran na nila in bulk. Para sa lahat ng layman at pastor sa buong mundo, babayaran namin lahat yung drawing. At nilagay nila in different kinds of languages. At noon po, kasi nag-sermon din ako ng ganyan. Ako lang yung nagsisermon ng Tagalog ng New Beginning sa internet. Kinontak ako ng mga ASI. Sabi niya, saan mo na ako yung DVD? Sabi ko, kinuha ko sa kaibigan ko, galing daw sa CLC. Sabi, hindi namin alam na may Tagalog pala niyan. Kasi gumagawa kami ng Tagalog na bago. Baka gusto mo mag-translate, ay wala akong tiwala sa aking Tagalog. Sabi ko, hindi ako masyadong magaling sa Tagalog. Ito po, yung bagong version, 2014 version, ay pwede nang, meron pa po, kaya po ang hahaba nun. Kasi, sabi niya, siya yung nag-aalaga ng Tagalog translation. Ayaw daw nila na binabawasan yung katotohanan. Kaya hindi nila binibigay yung slide. Pero, pinapanalangin ko sana ibigay na nila. Actually, may slide ako kopya. Kaya lang, dahil ayaw nila. PPT. Hindi na po. PowerPoint and keynote, Pastor. Pwede magbawas na. Pumayag na rin. secure.asiministries.org. Kung gusto niyo po mag-sermon sa Indonesia, sa Bengali, sa Bulgaria, nandyan po yung notes na Tagalog, nandyan yung Tagalog na slide, nandyan yung English na slide. Pare-pareho sila ng count. Ito po yung URL. Pag dinownload niyo ito, mga isang linggo bago mag-download. Kasi po, talagang high quality yung... Maganda po niyan kung may camera kayo, i-ganyan niyo. Ayan, katulad ni ma'am. Take note. Diba po sa klase, pag take note, ganyan sila lahat. Pag hindi niyo po ma-download, pag po isang buwan na kayo nagtatry mag-download at hindi niyo ma-download, i-text niyo lang po ako. Two weeks? Hindi, talagang one month, sir. Pag isang buwan niyo nang tinatry, hindi mabuo yung download. Ano bang number ko? 3187253. I-text niyo po kayo at papadalhan ko lang kayo ng DVD. Na nandun na yung laman, lahat. Pero pagka one month lang, subukan nyo po muna i-download kasi sayang yung pang LBC, 200 din yun. Sayang yung internet ng one month. Ay, ganun po ba? O, sige. Sige na lang para lang makatulong na. Siguro ibibigay ko, ibigay na lang natin kay Pastor Joel tapos dadami. Actually po, naghahanap, ayaw ko lang. Naghahanap sila ng maglilipat niyan. Babayaran daw nila kung gusto niya maglipat.
Kaya lang wala nga kayo palang kopya. So meron po niyan pang keynote, yung Tagalog po ay, ayan po, may DVD kung download, kung gusto niyo i-burn. Kung gusto niyo yung Tagalog zip na notes, na PDF. At saka kung gusto niyo yung PowerPoint, ayan po. New Beginnings version 2, PowerPoint.zip. Pwede sir, ASI ito. Yes sir, kaya nila ginawa ito para nga sa lahat ng tao. Actually, tinanaslate yung ino-offer akong bayaran para i-translate. Yung drawing po, sino ba yung nag-send sa akin ito? Eh, sino man magkakaso sa atin ito, eh, ASI nga ito. Tapos yung nag-drawing na ito, Adventist din. Opo, ang in-upload nila sa ano eh, ibig sabihin, binayaran na nila lahat yung rights ng drawing. Binayad po nila lahat yun. Ang daming pera ng ASI. Tsaka tinulungan din nila yung mga artist na Adventist. Magaling po. Kasi bawat drawing yan, 2 linggo din na drawing. So, company talaga yun ng art na Adventist yung may-ari. Yun din yung outreach nila. Eh, maganda po. Next question. Yung number ko talaga ang... Audioverse, ipopost sa YouTube. Ah, okay, ang question po ni Sir... Ano na nga bang pangalan mo, Sir? Sir Edward. Ay, pag nag-download daw po kayo sa Audioverse, tapos i-upload nyo sa YouTube. Ganito po ang principle sa lahat ng ganyan. Pag ina-allow nila i-download, malamang free. Pero pag gusto nyo pong masigurado, pumunta kayo sa pinakababa ng website, at basahin nyo ba talaga yung maliit na nakaprint. Tapos, kung makita nyo yung contact something, contact, tanungin nyo na rin. Kasi ginawa ko po yan sa, nagkikwento ko yung Amazing Facts. Yung mga sermon ng Amazing Facts, free i-download. Pero yung ano tawag doon? Yung drama nila, yung movie nila, ano na nga, yung final events, may bayad yun. So, I assume, lahat ng Amazing Facts video libre. Pinarami ko ng DVD. Nag-distribute ako mga 7,000 na DVD. Sinama ko sa compilation ng DVD. Tapos medyo na konsensya ako kasi computer science teacher ako, nagtuturo ako ng professional ethics, yung copyright law. Tinanong ko. In-email ko yung Amazing Facts. Sabi ko, I'm distributing final events. Is that okay? I just want to be sure. Sabi nila, no. Please stop. Naku. Pero yung mga sermon libre. Yung, sabi ko, why? Sabi ko, let me guess. Is it because of the graphics? Yes, we have a license. We have to pay for every sale of the final events. We have to pay the graphics company royalty. So please stop. Sabi ko, I duplicated about 600. How much do I pay? Gusto ko kasi, I want to make things right with my brothers. How much do I pay? Please don't charge me shipping, packaging, and duplicating because I did myself. I just want to pay royalty so you are right with the others. So then, don't worry. Just don't do it again. Mga kapatid, ang tanong ko, palagay niyo maya-maya magduplicate ulit ako? Napatawad na ako ng Amazing Facts eh. Pinatawad na ako pag-duplicate ko ng pag-pirate ko ng final events. Maya-maya kaya paparamihin ko ulit yun? Hindi na siguro. Di ba? So yun po ang principle. Kung gusto niyo masigurado, tanungin niyo. Pero pag may nakalagay dyan, Creative Commons, GPL, General Public License, o kaya Public Domain, yun po, sure kayo na kahit tanungin niyo sila, hindi rin yun magre-reply, wala na silang pakialam. Gusto nila, dumami lang. May credit. Oh, meron din po Attribution License. Pag gagamitin mo yun, lalagay mo lang saan galing. So iba-iba po ng license. Kasi po, ang tinatawag intellectual property, pag may ginawa kayo, inimbento kayo, sa inyo yun. Gift yun ng Diyos sa inyo. Dinidefend din ni Ellen White yan sa Councils to Editors, Writers and Editors. Yung ginawa nyo, copyright nyo talaga yun. According to Spirit to Prophecy and according to the law. Ngayon, kung gusto nyo yun ibigay, binigay mo na sa kanya. Ang ginagawa ng batas ngayon at ng mga tao, nilalicense. Akin pa rin yun, pero nilalicense ko na gamitin mo. Parang Honda Civic. Binili mo yung Honda Civic.
hindi mo pwedeng gamitin taxi. Bakit? Kasi yung design nun, pag-aari ng Honda. Parang Microsoft Windows, binili mo yung installer, pero hindi mo pwede iparami. Kanina yung installer sa'yo, kanina yung software sa Microsoft. Naka-license lang sa'yo na gamitin sa isang computer. Ganun po yung intellectual property. NMI defends that principle in counsels to writers and editors. The author has a God-given talent na ima-manage niya. Hindi pag-aari ng church yung writings ni Ellen White. Siyempre, yung E.G. White Estate, eh, nagpasakop na sa church. Kaya siya may E.G. White Estate. Kasi may mga ibang tao sa church, gusto nila yung sulat ni Ellen White, hindi na binibili. Gusto nila libre na. Sabi ni Ellen White, no, it's not God's will. Ang ginagawa ko outside office hours, kung gusto niyong gumawa ng wala, ako gusto ko magsulat. It is my responsibility to God directly. Nahaba po ng sagot. Okay. Marami mo bang tanong? Kasi yung kusina ay nagre-request na kumain na muna tayo. Ha? Anong pleasure ng buddy? Para mapagbigyan yung maraming tanong. Ha? Ilan ang tatanong? Sige, isa, dalawa. Tapos magkaroon tayo ng commitment ng mga 30 minutes. Tapos kain tayo. Okay ba yan? Okay, sige. Aking itatanong lamang po, ano, Pastor. Sabi ni Pastor kanina sa radio ay kung maaari ay anim na buwan bago natin replay yung ating ginawang broadcast. Ano po? Bakit po, ito akin lang po itatanong, bakit po ang, kasi ako'y GSAT eh. Bakit po sa Hope Channel natin, sa GSAT, ay pag aking pong binuksan, halimbawa ng Miraculous, tanghali minsan o kaya hapon, ay bakit po replay din na, halimbawa, back to the scripture, pag aking binuksan minsan, back to the scripture pa rin, ang tema pa rin nila ay Trinity. Parang napakahirap ng tanong mo, kapatid. Yun po yung standard ang tinuturo ni Pastor Nerio. At gayon din dapat sa TV. Yun po ang malaking challenge sa atin sa Hope Channel. Tatanggalin tayo sa GSAT kapag palaging meron tayong replay. Kaya po kailangan namin kayo. Kaya yung mga radio ministry ninyo, mag-practice na kayong i-record ito at mag-teleradio na kayo, i-broadcast din namin kayo sa Hope Channel. kaya kailangan namin, that's why we are doing this po. Umiikot kami sa buong territory, naghahanap ng mga talents, ng mga members, na merong gift, merong passion sa radio at TV ministry. I-maximize natin ang pwede natin gawin, talagang kailangan. Wala na po kaming tigil na gumagawa ng program, pero kulang pa rin ang mga programa natin. Tandaan natin, ang Hope Channel po, nakapackage doon, anim na channel, dahil digital po tayo. Ang nagagamit natin, tatlo pa lang sa channel natin. Nandyan ang 3ABN, ang Hope Channel International, at saka yung Hope Channel Philippines. Meron pa tayong tatlong channel. Ganyan tayo pinagpala ng Panginoon. Ang ibig sabihin, pupunuin po natin yan. Kung gusto natin gamitin lahat yan, pupunuin natin yan ng mga programa. Kaya lang, yung broadcast quality naman, at talagang, kasi TV yan eh. Pulido yung ating ano na makakatapat naman sa ating mga kaibigang mga relihiyon. Kailangan pa po natin ng maraming programa. Yun ang challenge sa amin kasi part ng MOA natin sa GSAT, hindi tayo palaging magre-replay. So talagang ngayon ay tuloy-tuloy po ang recording natin. Lahat ng replay na yon tatanggalin yun lahat. Thank you so much po. Papa, tanong muna, meron pa? Ah, okay na, yun lang. Ah, sa huli. Okay na po kayo? Okay, kung wala na po, ibigay na po natin ang panahon kay Pastor Joel para sa ating commitment kayong bago po na pala natin at anyahan si Pastor Joel. Anyahan ko muna si Brother Edward at mayroon lang kaming ipipresent kay Brother, kay Sir Win. Bilang ating pagpapasalamat sa kanya. Ipabasa ko kay Brother Edward kasi ako po ay 80 years old na, hindi ko na po ito makita. Ay, sige po.
South Central Luzon Conference Certificate of Appreciation for Mr. Winelfred Pasamba because you have served the Lord in His church through the faithful exercise of your gifts. We thank you for being a part of this province-wide fellowship through the South Central Luzon Conference Communication Department. Your passion in utilizing mass media in the spread of His word has been an inspiration for us. Given this 13th day of May 2017, in Pinamalayan Seventh-day Adventist Church, Pinamalayan Oriental Mindoro. Signed, Pastor Pascual C. Panaglima, President, Pastor Jasper U. Flores, Executive Secretary, Mr. Roland Fabon, Treasurer, and Pastor Neptali Fofwe, Communication Director. Po natin yung awit. Ako po'y lubos ng papasalamat sa mga taga rito, sa lahat ng mahilig po sa media ministries, ganyan din po sa mga taga Pinamalayan sa pag-host ng programang ito. Ganyan din po sa ating mga nagluto mula kanyang tanghali hanggang ngayong gabi. At sana po tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon sa ating mga gagawin paglalakbay at pagpapatuloy ng ating paglilingkod sa ministryang ito sa pangalan po nating Panginoon. Ano? Mag-ingat lang po tayo at sana'y patuloy tayong magpagamit. Sa mga broadcasters, yun pong, kung may dala kayong dala po kayong flash drive, ay paki-ano natin kay Brother, kay Pastor Nerio. Simple lang po naman ang pagpasok noon. Sabihin niyo po habang kayong sa broadcast mode, sabihin niyo sa ating pangapatuloy, pakinggan po muna natin ang ilang paalala. Sabay, ilalagay sa computer po yun. Pakinggan po natin ang ilang paalala. Pindot, kung ilan pong vlogs, mga dalawa. Tapos patuloy na po kayo. Maganda po yung ay ilang beses nyo pong ipi-play. Kung kayo isang oras, maka-play kayo ng mga apat na beses. Paulit-ulit po para marinig at maalala ng mga listeners tungkol doon sa ating mga darating na Share 2017. So, kung kayo pong inulit po namin, kung kayo mayroong flash drive, ay mamaya. Kung wala po kayong flash drive, akin pong ite-text si Pastor, yung kakanta dito na po, si Pastor Dulay, na i-distribute na sa lahat ng pastors yung ginawang vlogs ng NPUC Communication Department para masimula na po natin. Kasi tayo baka kapusin sa panahon, halos isang buwan na lang po tayo, at tayo magsisimula na sa napakalaking gawaan ito dito po sa Oriental Mindoro. Asan ang kaganda? Pagsunod
Diyos ating pag-asa, si Jesus ay muling darating. Si Jesus ay muling darating. Lahat tayo'y kaniyang babaguhin sa kisap ng mata sa isang sandali. Muli po amin kayong pinasasalamatan sa inyong pagtsatsaga hanggang sa oras na ito. Alam ko namang naging pagpapala para sa ating lahat ang ating naging pagsasama-sama. Ulitin ko yung ilang slide dahil isang slide lang ang hinanda ko. Alam kong pagod na kayo rin at kami ay magbabiyahe rin po pabalik ng Maynila. Pagkatapos nating kumain. Isang pribilehyo para sa atin po ang maglingkod katuwang ng ating Panginoon. Amen? So, this is the joy that we have. Yung kaligayahan, yung fulfillment na hinahanap ng maraming tao. Tayong mga Adventists ay nagkaroon ng karapatan, pagkakataon na maranasan ito, na hindi naranasan ng iba. So sana'y yung ating masayang karanasan na nakaakay ng isang tao, pagpatuloy natin at ibahagi natin ito sa ating pamilya, sa ating kasama sa iglesia, upang sila rin ay makaranas. Yung mga narinig niyong mga istorya kanina ng paglilingkod ay may bahagi sa iba at sila rin ay ganiyon din ang kanilang maging karanasan. I do believe na kapag ang buong church po ay sama-sama nating ginagawa, ginagampanan ang ating gawain, ang ating misyon, ay tunay nga na malapit nang dumating ang ating Panginoon. It is our duty now, ngayon, upang gamitin ang lahat ng posibleng kaparaanan upang ipangaral ang Ebanghelyo. Amen? Lahat po ng ating maisip, lahat ng ating ginagawa, meron tayong isang kapatid. Ang trabaho po niya ay nagtutulak ng kariton, nagbebenta ng kung ano-ano. Pero kapag wala siyang customer, hawak niya yung Biblia niya at nagba-Bible study siya sa mga nakatambay sa tabi niya. Meron tayong mga kapatid na mga doktor. Pagkatapos ng kanilang gawain ay sumasama sa mga pangangaral. This is our experience. Kami po na mga pastor ay pagod sa gawain namin. Maraming mga pinupuntahan, maraming gawain. Pero nai-inspire po kami sa mga miyembro natin na ganito rin ang kaisipan. Yung mga kwento ng ating mga kapatid dito, yung mga karanasan ng ating mga pastor. Pastor Paritog, nakita ko na. Kaninang umaga yung misis niya lang nakita ko. So, yung mga kwento ng ating mga broadcasters, ng ating mga layman. So sana po tayong lahat ay patuloy na nating ilagay sa ating puso at isipan. This is the reason why we live, why we exist. To do mission, to share the message of the Lord na ibinigay niya sa atin para mas maraming mga taong maakay sa Panginoon. Ngunit higit sa pagsasalita, sa pangangaral, yung dati ang team natin ay Tell the World. Tayong mga nasa media ministry, tayo man ay nasa radyo, nasa TV, nasa print, or sa social media. We are encouraging you, kung tanda niyo yung title ko kanina, na show the world what God had done. Higit sa ating sinasabi,
ay ipakita natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ipakita sa pamamagitan ng ating buhay, hindi lamang puro salita, kundi merong pagbabago sa ating karakter. Amen? Merong pagbabago sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating pagsasama-sama bilang mga Adventista, at gayon din, ilabas natin sa social media. Mag-picture tayo, mag-broadcast tayo. Katulad nitong karanasan na ito sa Luke chapter 8, verse 39. Ito'y isang sinasapian, isang tao namit ng Panginoon kasama ng kanyang mga alagad sa Gaderin. Hinaalian ng demonyo sa maraming taon na. Pagkatapos pinagaling siya ng Panginoon, after niyang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, ang sabi niya kay Jesus, "I will go with you wherever you go." Pero ang utos ng Panginoon sa kanya, dito sa verse 39, "Return to your own house, show how great things God had done unto you." Amen. Umuwi ka sa iyong bahay at ipakita mo kung anong dakilang bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. "And he went into his way and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him." Pagkatapos nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, pagkatapos tayong magkaroon ng personal encounter with Jesus, binago niya ang ating buhay, binago niya ang ating isip, binago niya ang paraan ng ating paglilingkod, ang ating pakikitungo, at naranasan natin ang tunay na kaligayahan, kasiyahan na naibabahagi natin sa iba. Ang sabi ng Panginoon, huwag tayong manatili sa ganitong sitwasyon, kundi i-share natin ang karanasang ito. Ipahagi natin. Katulad ng aming tinuturo, kapag may mga ministries kayo na nakita ninyong that produce results, mga tao na aakay sa gawain, mga tao na babago ang buhay, picturean ninyo, i-document ninyo, sumulat kayo ng maikling article, itag nyo kami sa Facebook, o kaya isend nyo sa ating email, mispa@adventist.ph, o kaya i-text nyo na lang kami ang pinakamabilis para maipublish natin sa ating mga official paper, maibalita natin sa buong teritoryo natin. Hindi lamang nakinabang yung mga pinaglikuran ninyo, kundi na-inspire yung mga ibang simbahan na gumawa ning katulad na yon, at mas marami ang mga taong maakay sa Panginoon. Mas marami ang magiging handa sa pagparito ng ating Panginoong Yesus. Amen! God is urging us right now, show the things, great things that He had done in our life, in our church, in our family. Ipahayag po natin, ibahagi natin. Ito'y challenge sa amin sa communication department. Marami kaming gustong gawin, pero kailangan namin ng maraming mga katuwang. Hindi na po business as usual. Yung dating kaisipan natin na ang mga communication leaders ay walang gawain sa simbahan, ang communication leaders ngayon, ang ipinapanalangin namin sa Panginoon, sila ang pinakabising tao kasabay na naglilingkod ng pastor. Lahat ng ministries ng mga simbahan, ng mga departments ay makikipag-coordinate, i-coordinate ng communication director, ng department, ng leader ng church, at ang lahat ng ministeryo ay sama-sama integrated evangelism, sama-samang epektibong mag-aakay ng mga tao papalapit sa Panginoon. This is what we need to do. And this is the will of God. This is, I firmly believe, and this is what will finish the preaching of the gospel. Kaya mga kaibigan ko at mga kapatid, kayong natira, nalabi, you are the remnant. Alam kong ito po ang nasa puso ninyo at nasa isip. We have work to do. Meron tayong gawain na kailangan gampanan, at ang passion natin ito, ibahagi natin sa ating kapwa mananampalataya, sa ating pamilya, upang mas higit ang resulta ng ating mga paglilingkod. Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama tayong magtalaga sa Panginoon. Pwede po bang tayong lahat ay